Hello. Hello. Dalawa yung nakalagin sa atin.
Good evening, everyone, and welcome to our seminar for today, which is From Conceptualization to Dissemination, a two-day webinar on qualitative and quantitative research writing. So while we are preparing or waiting for the start of this talk, some reminders for our webinar. First, we would like to encourage everybody to please put their institution acronym, for example, PNU, SARMIENTO, Philip Joseph, or something like that. And then you can keep your microphones in mute until needed when you are asked to open it later on. And then you may turn on your camera if you want for the duration of this webinar. And then for thoughts, comments, and reactions or questions, you may probably type them as well in our chat box. So that will also serve as a sort of our interaction to our speaker. But later on, after our speaker is has delivered the talk, these questions may be entertained or the thoughts will be given as well and read as well in this webinar. So again, you may type your comments in the chat box together with your institution and name, so that we may be able to acknowledge your thoughts or questions. And I hope that we will be having a fruitful engagement in this research webinar that we have. And I believe na galing po tayo lahat sa iba't ibang lugar. And by the way, I would like to introduce myself. I'm Dr. Philip Joseph Sarmiento. I am from Holy Angel University, currently an assistant professor of theology under the Christian Living Education Department, Institute for Christian Formation and Social Integration. At alam ko po that most of us, or majority of us really, siguro are enthusiasts of research. That is why we want to engage ourselves with this endeavor. And our speaker for today is really an expert of this talk on research, particularly on qualitative ones. So actually, Dr. SANCHEZ is one of my co-authors in our published researches. So I also do researches and publish researches as well. And
we do certain engagements as well in research. So please stand by, and I hope we will have a fruitful engagement and interaction in this seminar for this evening. But if I am looking into the distribution of participants, yung iba nang galing pa yata ng ibang lugar, and sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan sa gabi ito. And we're very blessed to have you in this seminar workshop or this webinar in particular. For this evening, we will have the first speaker, and this is a two-day seminar or webinar that will give us the conceptualization to dissemination process of the qualitative and the quantitative research. So for this evening, our speaker will be talking about the qualitative design of research. And tomorrow, for the second day of the webinar, there will be the delivery of the quantitative aspect of research. So sana po tayong lahat will be able to learn a lot and engage a lot in this research. So, and I believe excited po tayo na matuto. So again, sabi nga natin in research, no? Bakit, kahit sinasabi pa ng isang senador, bakit tayo nagpapakabalo sa research? Pero again, research is life, no? Research is part and parcel of our desire to learn, the desire to help our country, the desire to engage ourselves in the contribution of knowledge. Ganyan naman ang purpose ng research. Hindi lang naman yung ginagawa for the sake na kinagawa natin, but rather, research is something that is noble, research is something that is engaging as well, and research is something that we should go through, lalo na we are, I believe, in the field of education. So most of us, or majority of us, are coming from the institutions or educational institutions in particular. So it's a must for us to do research, and research helps us to understand as well our education process, and research also gives us that feel of making ourselves have that meaningful engagement with our educational system. So we welcome you with this two-day webinar from conceptualization to dissemination, a two-day seminar workshop on qualitative and quantitative research writing. So I think we're now ready. Dr. Sanchez, are you ready? Okay, so I think excited po ang ating mga participants for this webinar. And again, magandang gabi po sa ating lahat, at tumutok po tayo in our seminar or webinar for this evening session. So, to begin with, I would like to introduce our distinguished speaker for this evening. So, our speaker for this evening earned his doctorate degree or Doctor of Philosophy in Educational Management at Holy Angel University, where he also served as the president of the Graduate Student Council during the school year 2018-2019. And at the same time, he also earned a Master of Arts in Theological Studies degree from University of the Assumption in 2016. He also graduated with the Bachelor of Arts in Philosophy degree at the Mother of Good Counsel Seminary in 2012, cum laude. And he also studied some academic units in Bachelor of Law in the College of Law in San Beda College, now San Beda University. And at the same time, some units for the degree Bachelor in Secondary Education at Don Honorio Ventura State University. For his teaching experience, Dr. Sanchez has taught different subjects in various schools and universities like philosophy, values formation, national service training program in SDI, Christian living in high school in St. Scholastic Academy, foreign language at University of the Assumption, theology subjects at Holy Angel
University. And at the same time, he was hired in June 2016 by the Department of Education Schools Division of the City of San Fernando, where he became a Master Teacher 1 until his promotion as Master Teacher 2 in June 2019. So at the DepEd, he was given various teaching roles in humanities and social sciences and research. So since 2017, Dr. Sanchez has been serving at the Pampanga High School Senior High School Department as the research coordinator and research subject head. So as a practicing researcher, Dr. Sanchez is a research resource speaker, a consultant, and an enthusiast of research. So he authored and co-authored a number of research papers, some of which were presented in local and international research conferences and were published in peer-reviewed international journals. So he has always been invited as a resource speaker on research writing with various audiences like students, teachers, ethical doctors, and among others. And one of the projects that he was also known for in the City of San Fernando Division is that he had the project Restore or Research Mentoring for a More Responsive Education and the School-Based Research Management SBRM system for Pampanga High School teachers. Currently, he is now assigned at the Sindalan High School as Master Teacher 2 under the Senior High School program. A lifetime learner himself, he has been attending various seminars, training, and conferences, specifically in research writing. Friends, ladies and gentlemen, it is my honor and privilege, and it's my pride to introduce to you our very well-versed speaker for this evening in research, none other than my friend and colleague, Dr. Richard D. Sanchez. Maraming salamat po, Sir Dr. Philip Joseph Sarmiento from the Holy Angel University. Siyempre po, I would like to recognize din yung mga participants po natin from the different parts of the country. Napakasaya ko po na kapag research talaga ang pinag-uusapan na marami ang interested. Sino po ba ang magsasabi na hindi mahalaga ang research kung dapat nagpapahinga tayo sa mga oras na ito? Kasi it's outside office hour na dapat po ay nagpapahinga na tayo. Pero nandito pa rin po tayo because we would like to talk about a particular subject, a particular area na sabi nila hindi natin gusto, sabi nila hindi gusto ng marami, pero sa ayaw at sa gusto natin na parati na po nating ginagawa at parati na nating nakikita, hindi na natin matatakasan. Sabi nga po nila, research is everywhere. So for day one po, we're going to talk about qualitative research. And for day two po, Professor DYNAH SORIANO from DABSU, Don Honorio Ventura State University in Bacolor, Pampanga, will talk about quantitative research. Ang pamagat po ng event na ito ay from conceptualization to dissemination. Kung titingnan po natin, parang napakahirap paano mong gagawin ng research ng from conceptualization to dissemination from start to end sa loob lamang ng 2 oras. So, nung po kasing nagme-meeting kami ni Professor DYNAH together with the moderators po, ang napag-usapan nga namin, parang ano po ito, ang seminar po na ito, ang webinar po na ito, ay pahapyaw, isa pong pagsilip sa isang overview ng dalawang methods natin, ng qualitative research and quantitative research. In fact po, we're planning to conduct specific webinars naman po para sa mga specific titles kasi or specific topics kasi meron pong alam naman po natin na in research kailangan talaga, sabi nga nila yung iba 1 semester, 2 semesters bago talaga maaral ang isang method. What more pa kaya pagsamahin mo yung 2 method. So ang gagawin po namin ngayon, susubukan po naming ipakilala sa inyo or sa siguro po hindi ipakilala dahil marami po sa inyo ang eksperto. Marami nga po sa ating mga participants ay mga research directors sa kanilang mga universities, mga research experts na rin. So kumbaga po, ang gagawin lamang po namin ni Professor DYNAH ay susubukan po naming maibahagi yung konting kaalaman namin regarding
the two methods. Usually po, syempre, base sa ginagawa namin, base sa background po ng kanya-kanya naming mga institutions. So, kaya nga po ang title ng aking presentation for today will be or the basics of qualitative research. Unang-una po, dun sa page po namin na Embracing the Culture of Research at Core Educational Research Center, kamakailan po ay posted something po, sabi ko po doon, without a doubt, statistics has its crucial place in unfolding life's greatest mysteries. However, its rigor is insufficient to fully arrive at the whole truth. There are things and realities in life which numbers alone cannot possibly measure. Alam naman po natin ang naitutulong sa atin ng statistics. Alam po natin na sa pamamagitan ng statistics, sa pamamagitan ng mga numero, ng mga numerical data, maaari nating ma-discover yung mga bagay na akala natin ay imposibleng malaman. Yun po ang naitutulong ng numerical data, ng ating statistics. Pero gayon pa man po, may mga bagay sa mundo, may mga bagay siguro whenever we encourage our students, halimbawa, o kaya yung mga staff natin, mga katrabaho natin, kung paano ba ipapakita ang kahalagahan ng qualitative research. Kasi akala po nila sa qualitative research, ano lang ang qualitative research? Kwento-kwento lang yan. Naku, madali lang yan. Mag-interview ka lang yan. Pero alam nyo po, when you really learn qualitative research, kapag nababad ka sa qualitative research, hindi po ganun kadali. Kasi nga, napakaselan po, meron tayong mga certain processes na sinusunod. Kasi ang qualitative research, sabi ko nga, you're dealing with the innermost feeling, yung nararamdaman, yung emotion ng mga tao. Kaya nga, napakahirap din, hindi pwedeng magkamali ka kasi nakasalalay po yung welfare, nakasalalay po yung kapakanan ng ating mga participants, key informants, o sa iba, ang tawag po nila ay co-researcher, depende po sa research design ng particular qualitative research na yon. So, mahalaga po ang statistics, pero sabi ko nga po, may mga bagay na hindi kayang sukatin ng numero. Siguro sabi nga nila, kapag tinatanong ko po yung mga estudyante ko, kaya yung mga nagiging participants po sa mga seminar na ibinibigay ko sa different schools to different institutions, ang parati kong tinatanong sa kanila, ano ba ang inclination mo regarding sa research? Pang qualitative research ka ba? Or pang quantitative research ka? Ang parati kong biro sa kanila, kung ikaw ang tipo ng tao na mas interesado kang binibilang kung nakailan ng boyfriend yung kapitbahay mo, nakailang asawa na yung kapitbahay mo, siguro kung hanggang dun ka lang sa level ng pagbibilang, pang quantitative research ka. Pero kung ikaw yung tipo ng researcher na mas interesadong malaman, bakit kaya nangyari sa kanya yon? Bakit kaya naging ganoon yung kwento niya? Siguro sabi ko kapag ganoon, pang ano ka? Pang qualitative research ka. Kasi sabi ko nga, hindi lahat ng bagay ay kayang sukatin ng numero. Kaya nandiyan ang qualitative research. Of course po, without prejudice po sa mga, sabi ko nga, day one natin qualitative research, day two ay quantitative research. Without prejudice, without any offense sa mga magagaling natin sa statistics. Lalo na po sa mga participants natin, meron marami tayong mga statisticians dito at ang inclination nila ay into quantitative research. Kaya nga po maraming salamat that you are now attending a research na pang ibang dimension naman, pang qualitative research naman. Sabi ko nga po, qualitative research also has its crucial place in the field of inquiry. Meron silang kanya-kanyang pwesto. Kaya nga po kapag tinatanong tayo, madalas ang mga estudyante, although meron silang sariling sagot nila, they'll gonna ask you, alin ba ang mas better, alin ba ang mas importante, yung qualitative research ba or quantitative research? Sasabihin ng iba, naku, quantitative research kasi objective yan. 1:1. Pag sinabing ang sagot niya ay strongly agree, ang katumbas noon 5. Pag sinabi niyang agree, ang katumbas noon 4. Wala nang ibang kahulugan yun. Napaka-objective. Samantalang sa qualitative research, hindi siya objective. Ganun ang sinasabi nila. Pero of course po, we don't agree with that. Marami rin namang paraan, maraming proseso
ang qualitative research para kahit na sinasabing you're dealing with words, you're dealing with human emotions, mayroon pa ring paraan para masubukan natin na mabracket yung mga biases natin. Mayroon pa ring paraan para maging objective pa rin tayo kahit na hindi natin may kakaila na tayo ay tao, mayroon tayong mga biases and prejudices. So imbis na paglabanin po natin ang qualitative research at saka yung quantitative research, siguro ang invitation natin is let us not make a competition out of the two methods. Kasi they have their own characteristics, they have their own unique individualities na kung saan ang isang method ay kapakipakinabang sa isang aspeto ng buhay and the other method is kapakipakinabang in the other aspect of life. In fact nga po, kung titingnan natin, merong mga pagkakataon na ang dalawa ay they complement one another. Hindi po ba sa mga mahilig sa inyong mag-mix method or nakapag-mix method na? So imbis na pagawain mo yung dalawa, imbis na you make a competition out of the two methods, you have to appreciate that they have their individual characteristics. And at certain points, kapag pinagsama mong yung mga yan, they really complement each other. Doon po sa isang post natin sa page natin, sabi ko nga, ang pag-ibig parang mix method lang yan. Despite your individual differences, you still try to unite and complement each other to produce better results. Hindi po ba kaya tayo nagmi-mix method? Kasi hindi sapat ang isang method para ma-meet mo yung mga objectives mo. Hindi ka lang nagmi-mix method basta para, I'm sorry po, no offense. Hindi lang para magpayabang na, ako, mix method ako eh. So, magaling ako eh. At dapat, PhD ka, doctorate ka, dapat mix method na yung sayo. Wala namang ganun na dapat. I don't think merong mga universities na nagre-require ng ganun kasi naalala ko nga po ang isang kaklase ko dati, sabi niya, sir, kapag po bang doctorate na, dapat po mix method na? Hindi naman ganoon. Ako nga, ang sa akin nga, during proposal, ang pin-propose ko together with my advisor ay mix method. But the panel members decided na hindi siya pang mix method, pang ano lang, pang pure quali. Pure quali yung sayo, sir. Ganyan. So, kaya nga po, hindi porke nag-mix method ka ay magaling ka na. Baka kasi yung iba, pag akala nila, pag nag-mix method sila ay, magaling yan. Nag-mix method yan. Isang method nga lang, ang hirap na. What more pa kaya kapag pagsamahin mo yung dalawang method? Hindi po ganun ang dahilan. In fact, you have to review the very purpose why you are combining both methods. You are combining both methods hindi lang para magpabida o kaya para lumitaw na magaling ka. Kasi darating ka doon sa point na marirealize mo na hindi pala sapat ang isang method para masagot mo yung objective ng study mo. So I think that should be the very reason, that should be the very root why you're going to combine both methods. Okay po? So now let us go back po sa mismong method na naka-assign para sa araw na ito, and that is qualitative research. So kung meron po kayong mga katanungan at maaari nyo pong ilagay sa ating chat box. Okay po. Ito po. So kailan po natin malalaman kung qualitative research ang gagamitin natin? Choosing qualitative research. When do we know if we have to use the qualitative method? Ito po yung siguro dapat nating tandaan kapag nagko-qualitative research po tayo. Meron kasi silang tinatawag na ideal versus what is being practiced in some schools. Ito po yung para sa akin ang ideal. It is the nature of the study that should determine the appropriate method to be used. It should not be determined the method first and then the study follows. It should not adjust based on your convenience. Ang mga, kapag gusto mo ba yung quali yung gagamitin mo? Kapag bang ang inclination mo ay quali ba yung gagamitin mo? Siguro po sasabihin natin, yes, tama naman. Siyempre, hindi po ba isa sa mga tinetest natin para sabihin natin magkukwali or magkukwantitative research ang isang estudyante, ang isang researcher, ay depende sa kanyang kapasidad. Kung magaling sa quali yung bata, kapag-quali natin siya. Kung magaling sa quanti yung isang estudyante, then
Quanti dapat ang gagamitin niya. Wala po akong problema doon. Tama po iyon. Pero let us not just forget na hindi ito nakadepende. Ang method na gagamitin mo kasi ay hindi nakadepende lang sa convenience o kaya depende doon sa inclination mo. Kung minsan po makakarating tayo ng mga storya sa mga graduate school. Halimbawa po yung mga ilan-ilan na tinutulungan po natin from different universities. Minsan makakarating ka ng linya na like Sir Richard, ang nabigay po kasi na advisor sa akin, convenient po siya sa ano, ang inclination po niya sa quantitative research. Kaya po pinagko-quantitative research niya po ako. Mali po iyon. In the first place, bakit i-assign sa'yo yung ganoon kung ang study mo, halimbawa, ang nature ng study, sinasabi niya na dapat ay mag-qualitative research ka o kaya vice versa. Kung ang sinasabi ng nature ng study mo, depende sa pag-aaral mo kung ang lumitaw sa research gap, ang lumitaw nung ni-review mo yung intro mo, ang lumitaw lahat dyan, kailangan qualitative research ang gagamitin mo. So, iiwanan mo ba yung idea na yon because ang convenience sa advisor mo, kaya convenient ka doon sa study na gusto mo. So, sabi ko nga po, I have nothing to do against the capacities or I have nothing against the capacities of researchers kasi tama naman yun. Alangan namang gawin mo ang hindi mo kayang gawin. Pero natututunan po yung mga bagay-bagay. Kasi hindi mo pwedeng ipilit na magkakwali ka kung ang hinihingi ng nature ng study mo, dapat quanti ang gagamitin mo. Hindi pwedeng magkukwanti ka kung ang pinapakita ng research gap, marami nang gumawa ng quanti pero wala pang gumawa ng quali. Therefore, quali ang karapat na dapat na gamitin based on the research gap. I remember po, isang professor, isang dean actually ng isang university, pangalanan na lang natin ang university na University X. Ganito ang pinapagawa niya sa estudyante. Ganito ang gawin mo para hindi ka mahirapan. You have to do first your method and then to follow na lang yung iyong introduction. Ang mahalaga kasi sa research, sabi niya, yung method. Pag naayos mo na yung method, madali na lang gawin yung intro na yan. Totoo naman po yun na pag naayos mo yung method, good. Pero let us not forget na ang pagkakasunod-sunod ng research, mauuna ang intro, tapos yung method. I do not think paano mong mapaplano ang method kung hindi mo pa ginawa yung... Kaya nga siguro ang logic, ang sequence niya ay intro to method. That will tell us na pag-aralan mo muna ano ba yung nature ng study, ano ba yung hinihingi ng mga trends, ano ba yung hinihingi ng mga issues before you actually arrive sa kung anong method ba ang karapat dapat nating gawin. May nagre-raise po ng kamay pero maaari po bang after na lang po ng talk mismo. Sige po. Pasensya na po. Para po tuloy-tuloy tayo at baka paki-reserve na lang po para hindi niyo po makalimutan ang tanong ninyo. Pwede pong paki-note po ninyo para po hindi niyo makalimutan. Okay po? So, sabi ko nga po, ang research kasi medyo ano siya eh, ang tawag ba dito? Hindi siya, yung mga rules, yung mga policies talaga ay hindi universal na pupunta ka sa isang university, ganito ang ginagawa nila. Kaya madalas nag-a-adjust tayo. Well, kung naturuan ka halimbawa ng university mo na ayusin mo muna yung method, to follow na lang kung paano yung intro, paano yung other parts ng intro, then siguro that is part ng background or ng practice ng ginagawa ng minsan not even the university, baka mga individual professors lamang po. Okay po? So, yun po. Parts of the manuscript po, kapag mag-qualitative research tayo, of course, ito po, again, sabi ko nga, kanya-kanya po tayo, depende po sa university. Kahit na sinasabi nilang meron ng tinatawag na IMRAD format, yung intro, method, results and discussion, or IMFAD, kapag qualitative research, ang tawag natin IMFAD, intro, method, findings and discussion. Meron namang mga universities na gumagamit pa ng old format, yung naka per chapter pa po, mayroong ganoon. At meron din naman na kahit sabihin nilang, oh kami nag-IIMRAD, I know one university na sabi niya nag-IIMRAD format na siya, pero kapag ni-review mo yung paper niya, naku, nag-IIMRAD ba talaga siya o naka per chapter pa rin siya? Bakit meron pa rin mga certain na subsections? Di po ba kasi sa IIMRAD or IMFAD format, apat lang na part siya, yung intro, method, results or findings and discussion. And then paragraph siya na tuloy-tuloy.
hindi katulad sa per chapter na kapag sinabi mong, ah, nandito ka na sa part ng significance of the study, makikita mo yon sa mga per chapter, mayroong section para doon. Pero sa IMRAD or IMPAD format, tuloy-tuloy lang na paragraph yan. So, paano mong malalaman kung nasang part ka na ng, alimbawa, sa intro, nakasulat lang doon, intro, tapos method, tapos findings or discussion, and then yung, findings or results, and then yung discussion. Walang nakasubsection doon na nandito ka na sa significance of the study, scope, and limitation. So, how do you know kung wala palang mga subsections na gano'n, mga subtitles na gano'n? Basahin mo yung paper. Ang isang eksperto sa research, ang isang talagang into research, alamin mo lang ang pagkakasunod-sunod nila, makikita mo kahit binabasa mo yung para. Kaya nga po siguro yung ibang mga estudyante, halimbawa sa meron po tayong mga participants from basic education, nahihirapan sila sa IMRAD format kasi nga hindi nila nakikita, mabilis na nakikita yung mga certain sections. Pero sabi nga po nila, ano ba yung ideal? Ang ideal, format is also important but content should be the primary concern. Kaya nga po kung medyo format na lang, kung mga maliliit na bagay na lang na sa format, sa technicalities na lang, wag na po nating pahirapan ang mga estudyante natin. Wag na natin silang bigyan, wag nating pabayaang maging heartbroken sila dahil format lang ang hindi nila nasunod. Pwede mo namang yung tipong parang format lang ang pagkakamali ng estudyante tapos major revisions kaagad. Sasabihin na parang as if naramdaman niya na major revisions ang kinapagawa mo. I remember po one panel member na in fact isa po siya sa mga kasalukuyan nating commissioner ng Commission on Higher Education sa CHED. Sabi po niya kasi meron pong isang defense kung saan nagugulo yung mga panel, nagtatagal sila dahil lang sa pinag-uusapan, ano ba dapat ang parts na ilalagay niya dito, anong format ang ilalagay dito. Sabi niya, katulad po ng sinasabi natin ngayon, mahalaga ang format. Sa research kasi, hindi lang contents ang usapin. Pati po yung format, pati yung pagkakaayos ng paper, kasama yan sa research. Hindi po natin ikinakaila yun. Pero, let us not forget na ang pinakamahalaga sa research ay yung laman ng research. Na dapat doon mo talaga binubuhos yung energy mo. Kung kaya mong i-assist yung estudyante para lang sa pagkakamali niya sa format, then by all means, huwag na po nating pabayaang heartbroken yung mga estudyante natin because of that. Kasi alam niyo po, mahirap na yung buhay. Kaya nga ngayong pandemic, kahit nga po sa grad school, nagbababa yata ang mga estudyante nila, nagde-decline ang mga number of enrollees nila. Kaya nga, congratulations dun sa mga despite the pandemic ay nakukuha pa rin nilang ipagpatuloy yung kanilang education. Okay po? So, format is also important but content should be the primary reason. So, ngayon po, simulan po natin yung, sabi ko nga po, dadaanan natin yung qualitative research, yung mismong research writing in qualitative, magsimula sa umpisa hanggang sa dulo, sa loob ng 2 hours na ito. Ito po, post ko po ito kamakailan lang, sabi ko, the most problematic part of research writing is when you do not have a problem. It's really a big problem. Although meron pong, kasi senior ko po ito sa iba't ibang mga group about research, meron pong nag-comment doon na I don't agree sa comment niya. Of course, hindi ko naman po kinomentan or kinonfront doon. Sabi niya, therefore, you have to create a problem. I don't agree with that. Yes, kapag wala kang problem sa research, malaking problema yon. Pero, you don't create the problem. Remember po, tayong mga researcher, we are not creating the problem. Di po ba nga, kahit sa steps po, sa procedures po ng scientific experiments natin, meron bang part doon na create a problem? Wala. Ang nakasulat lang doon, identify the problem. Therefore, bilang isang mananaliksik, bilang isang researcher, ang role natin, ang papel natin is just to identify the problem. It's not our role to create a problem. Kasi when you create, kasi sabi, baka po kasi iba yung dating sa inyo, baka sabihin nila, sabi nung speaker, narinig namin sa isang professor, ang pinakamaproblema raw na bahagi ng pagsisimula ng research ay kapag wala kang problema. Therefore, gagawa tayo ng problema na tayo rin ang mag-solve. I don't agree with that because sabi ko nga, our role is just to identify an existing problem. Paano mo ma-identify ang isang existing problem? Mamaya po, magbabahagi ako sa inyo, paano madaling ma-identify
yung mga existing problems natin. Kung minsan or madalas siguro, mahirap maghanap ng problem ng mga topics na na pwedeng pag-usapan kasi masyado tayong lumalayo, masyado nating pinakakaing grande yung naiisip natin na dapat ganito. Di po ba ang invitation, in fact, ang invitation po ng research, the purpose of research is to improve the society na nagsisimula sa ating kapaligiran, na nagsisimula sa mga bagay na malapit natin. Bakit ka mag-iisip ng topic na pagkalayo-layo, na walang application sa sarili mong buhay kung meron ka namang mga topics na mas magagawa, na mas malapit sa'yo, na mas magiging kapakipakinabang sa'yo? Kasi yun nga po, kahit kapag nagbibigay po ako ng talk sa mga iba nating mga guro from different institutions, isa po sa nagiging problema nila yun, yung napapansin ko, masyadong engrande, masyadong komplikado ang iniisip nilang mga bagay-bagay. Masyado silang lumalayo. Pero kung minsan, tumingin ka lang sa paligid mo, sabi ko nga minsan pag nagbibiro ako, tingnan mo lang ang katabi mo, magtinginan lang kayo, makakaisip ka na ng research problem. Marami ng mga pwedeng ma-identify na pwedeng pag-usapan. Hindi naman sa pinipigilan po natin yung mga estudyante na mag-isip, na palawakin. Siyempre po, ang imagination ng mga estudyante natin, ang kakayahan natin, hindi po natin pinipigilan yung kapasidad nila na yon. I remember po nung isang webinar ko, ito pong webinar na to sa mga basic education students lang siya. Nabanggit ko nga po yon. Kung minsan, hindi tayo makahanap ng topic kasi masyado tayong lumalayo. And then, meron pong isang bata na na sumagot. Siyempre po ako, masaya. Pag mayroong mga batang sumasagot sa mga or na nakikipag-participate sa atin, welcome po yon. Sabi po ng isang, sabi ng bata, Sir, di bali po, hindi po ba kaming mga estudyante, dapat malawak ang pag-iisip namin, dapat po, halimbawa po ako, gusto kong pag-aralan yung doon sa buhay ng mga prisoners, buhay ng mga, hindi prisoners ang tawag natin ngayon eh, persons deprived of liberty. Ganun po yata yung tamang term na ginagamit. Ang mga kapatid nating persons with the deprived with the liberty, yun po yung gusto kong pag-aralan, Sir. Gusto ko pong malaman yung buhay nila. Pipigilan niyo po ba ako kung ganun ang gusto kong gawin na study? Ang sinabi ko sa estudyante, hindi. Hindi naman sa pinipigilan namin kayo na mag-isip ng mga mas malawak pa. Ang sinasabi lang natin, ano ba yung mas applicable? Ikaw bilang estudyante, ganito yung strand mo, halimbawa sa senior high school. Ano ba yung mas magiging applicable sa'yo, mas magiging kapakinabang sa'yo compared doon sa gusto mong pag-aralan yung kwento, yung buhay ng mga taong nasa kulungan? Hindi sa pinipigilan namin kayo na palawakin or maging malawak ang imagination nyo. I even gave an example dun sa estudyante. Sabi ko, doon po sa isang eskwelahan na pinanggalingan ko bago po ako nakarating dito sa isang station sa San Fernando, ako po yung research coordinator doon sa loob ng 3 taon. At syempre po, pag research ko or kapag merong mga, I'm sorry to use the term, complaint siguro or concern sa mga guro, syempre po sa atin na bumabagsak yan, sa atin, isa tayo sa mga pinupuntahan ng mga estudyante. Sabi po ng estudyante, kasama po yung, actually group of students sila, kasama po yung kanyang magulang. Ang sabi po ng magulang, Sir, itong si teacher mo na to, si teacher Y, ayaw niyang payagan ng estudyante, ayaw po niyang payagan ng anak ko na mag-conduct po ng research. Ayaw po niyang payagan yung title, samantalang na-depensahan naman po ng maayos ng anak ko, sabi nung magulang. Asip naman yung magulang, nandun nung proposal defense nila. Ano po ba yung research? Sir, gusto po niyang mag-ethnographic study. Gusto po niya ng ethnography, pag-aralan ng kultura ng mga kapatid nating nasa bundok, ang mga kapatid nating mga Aita. Ganyan po yung gusto niyang gawin. So, nung medyo nahimasmasan na ako sa gusto niyang gawin, medyo in-explain ko sa kanya. Sabi ko, Mami, hindi naman po sa ayaw na ni Teacher Y na ganun po yung gawin. Na hindi naman sa ayaw po niyang payagan ng anak. Alam niyo po ba kung ano yung mga requirements para may sakatuparan mong isang ethnographic study? Hindi ka naman po pupunta doon sa bundok
mapapadaan ka lang tapos bababa ka sa kapatagan at sasabihin mo, you already know how they live. Hindi naman pwedeng pag nandoon ka, sasabihin mo kaagad na alam ko yung kwento nila. Eh, samantalang napadaan ka lang. At saka, unang-una po, alam niyo po, kung yung anak po ninyo siguro nasa graduate school na yan, kung saan kahit beyond school hours, ay maaari siyang magpunta doon, mamalagi doon, wala pong problema. Kahit po gusto pa niyang pumunta sa ibang lugar, bahala siya. Kasi tayong mga guru po, kapag pong merong pinopropose sa atin, lalo na yung mga qualitative research, like yung medyo mga masisela na mga topic na ganyan, sabi ko nga sa Quali, kailangan po talagang advance tayo mag-isip tayong mga guru. Hindi kasi pwedeng aprobahan mo yung study, ngayon masaya ka, maganda yung title niya, maganda yung topic niya, aprobahan mo din yun na yun. Hindi naman dun lang nagtatapos ang research journey. Kailangan advance kang mag-isip, tingnan mo rin, isipin mo kung gagawin niya ito, makaka-access kaya siya sa mga participants niya. What about yung safety ng bata? Kaya nga po sabi ko doon sa batang nagre-recite, salamat anak at sa recitation mo. Pero ito lang ang gusto kong i-remind sa inyo, kaming mga teachers ninyo. When you propose a study, yung biro nila, yung tipong naka-10 titles ka na, naka-10 topics ka na, tapos pagdating sa teacher, minsanan lang niyang i-re-recheck. Siguro isipin mo na lang, sinisafety ka niya, isipin mo na lang na, sabi ko nga, kaming mga guro, pipresent mo sa amin ang gusto mong pag-aralan, pero kami advanced na kaming mag-isip. Kailangan po mas advanced tayo sa mga estudyante natin na mag-isip. Hindi porke maganda yung title, hindi porke maganda yung topic na napipili niya, ay okay na kaagad. Maraming mga bagay na titingnan mo rin yung plano niya, paano ba niya itong gagawin. Alam niyo po, after ko pong i-explain yun, in-explain ko rin po dun sa magulang yung different research designs sa qualitative research. Meron po tayong phenomenology. Sabi ko, meron po tayong ganitong mga research designs. And then biglang na-realize ng magulang, sabi niya, ay sir, ang dami palang research design na ganyan. Siguro, eto na lang po yung gagawin ko. At siguro na-realize din ng magulang na hindi naman sa pinipigilan namin yung anak niya na pag-aralan ng isang study na gusto niya kung hindi pinoprotektahan namin yung safety niya. Plus, kung titingnan mo rin kung magagawa ba niya yun, given na maraming requirements yung mga yun. Alam niyo po, ang lumitaw dun sa dulo ng usapan namin, yun palang magulang ang gustong mag-ethnographic study. Siya pala yung mas excited dun sa bata na pumunta ng bundok, pag-aralan ng kultura, pag-aralan ng kwento ng mga tao doon. Kasi matagal na raw niyang dream iyon. Kaya ayun, ang ending is, sabi ko sa magulang, pwede naman po kayo. Ayun nga, tinuruan ko pa siya kung ano yung mga gagawin niya. So it's not really the child mo. So kapag nandun na po tayo, going back sa sabi ko nga po, kapag naisip mo na yung research problem mo, yung topic na gusto mong pag-aralan, huwag ka lang lalayo. Marami po tayong paraan para ma-identify kung ano yung mga problem, mga topics na pwede nating pag-usapan. So ngayon po, ay ituturo ko po sa inyo kung ano yung mga ginagawa natin, kung paano talaga natin na binibuild up po yung topic. Siyempre po, I am coming po from the format nang ginagamit ay intro method, findings or results, or for quantitative research, for qualitative research, we call it findings and then discussion. Kung nalilito po yung iba sa atin na hindi sanay sa ganitong format, tandaan nyo lang po yung chapter 1 ninyo, na usually that is the introduction and rationale ng study. Chapter 2, merong review of related literature and studies. Chapter 3, method. Chapter 4, presentation, analysis, and interpretation of data. And then nandun na rin sa part na yon yung conclusion, recommendation, and others po. Sa IMRAD format po kasi, sa intro lang ang sasabihin mo, pero nandun na lahat. Nandun na yung paano magsisimula yung study, what is it all about, doon nalilitaw yung mga related literature and studies mo, doon nalilitaw supposedly yung research gap, kasi kailangan lumitaw yan, and then yung motivation of the researcher to conduct the study. The method section, yun po yung magsasabi sa, kung yung intro ang pinaka-concern niya, tungkol ba saan ang study, bakit natin gagawin ang study, ano yung motivation natin to conduct the study, the method section will tell us the procedures. Paano mo isasakatuparan yung study mo? Yes, na-identify mo na kung ano yung dapat na gawin sa dapat na gawing study, dapat na pag-aralan. Ang susunod na tanong,
paano mong maisasakatuparan ito? How are you going to execute? How are you going to conduct the study? What are the instruments na gagamitin mo? Saan ka mag-a-access ng data and others? And then sa findings or sa results for quantitative research, ano lang yung mga nag-gather mo? Ipe-present mo lang sila. Under the IMRAD format, pagdating sa findings or sa results, you're just going to present kung ano yung nakolekta mo. Wala, dito sa part na to, sorry po to use the term, huwag ka munang masyadong excited. Baka nasa findings or nasa result ka pa lang, pero pag binasa ko yung manuscript mo, nakikita ko na yung mga sarili mong opinion. Nakikita ko na yung sarili, yung integration mo ng related literature na merong nagko-confirm mo, kaya merong nag-negate sa sinasabi ng... Wala pa, nandun ka pa lang, you're just going to present the data gathered sa findings or sa result. Ibuhos mo lahat ng energy mo pagdating sa discussion. You're going to explore the meaning of your data. It should be the climax of the study. So lahat ng enerhiya mo, dapat dito mo ilalagay sa discussion. Kasi nandito yung pinakamadugong part kung saan, sabi nga nila, ang... ako po, pag final defense na, ang tinitingnan ko kaagad yung results and discussion. Siyempre, titingnan mo rin yung intro method, pero tapos na yung proposal defense ng estudyante. May minginaprobahan mo na yon, kaya niya ginawa yung isang bagay kasi nagbigay ka ng permit sa kanya. So, yun po. Pag nagbigay ka na ng permit sa kanya dahil pinresent na niya yung intro method niya, ideally, pagdating po sa pag nag-collecta na siya ng data, syempre kapag nag-collecta ng data yung estudyante, sino ba yung nagbigay ng go signal kaya siya nag-collecta ng data? Di ba kayo na mga panel members? Eh bakit pagdating sa final defense, meron pang halimbawa, magko-comment sila, naku, parang kulang ang sources of data mo, dapat mag-triangulation ka, dapat magdagdag ka ng mga ganitong mga sources of data. Naku, dapat ang instrument mo, ganito siya. Pero di ba, wag po nating kalilimutan na tayong mga nagtuturo ng research, tayong mga researchers. Once na nasa final defense na, lahat ng ginawa ng bata, ideally, no, kung sinunod niya, lahat ng ginawa niya ay with your approval. Kaya nga minsan, nakakapagtaka na magko-comment ka na parang as if hindi mo alam ang approval na nangyari dun sa method ng bata. Kaya sino ang nakokompromiso? Nakokompromise yung mga estudyante. Kawawa po yung mga estudyante kapag gano'n. Yung tipong inaprobahan mo naman yung research pero napakarami ng revision. Sabi nga, meron po akong ano dyan, meron po akong post dati dyan. Sabi ko, eto nga po, sabi ko, yung pasado ka naman pero ang dami ng revisions, parang naka-hold yung grade mo, gano'n. So, ang parati kong sinasabi sa mga estudyante po kapag gano'n, kapag nakakarating sila sa mga gano'ng point na, kasi sino po ba yung magde-decide sa bandang huli? Di po ba yung panel members? Kasi ang sabi ko sa mga tinuturuan ko pong mga estudyante o kaya sa mga tinuturuan ko pong mga from other universities, kapag merong sinasabi yung mga panel members, syempre makikinig ka. Pero huwag mo rin kakalimutan na dapat nag-assert ka rin at certain points. Tinuturuan ko yung mga estudyante ko na maging magalang, marespeto, tinuturuan ko na magpakumbaba sa mga panel members. Pero hindi pwedeng puro noted ka lang ng noted. Yung tipong sasabihin ng advice ng panel members mo, ganitong gawin mo, noted po, ganitong gawin mo, noted. Kailangan tingnan mo rin, you also have to review yung mga natutunan mo. Parang malulungkot naman ako kung ako yung guru mo, tapos defense, kaya ako yung advisor mo, tinuruan kita ano yung gagawin mo. Pagdating ng defense, lahat tinatanggap mo na noted ka lang ng noted. Hindi dapat ganon. Ang isang magaling na researcher, dapat nakikipag-negotiate ka rin bilang isang estudyante. Hindi pwede yung noted ka lang ng noted to the point na napapasama ka na, nag-iba na yung direction ng study. Remember, at the end of the day, you are the researcher. Ikaw ang gagawa niyan, hindi naman ang mga panel members mo. So basically, wag ka lang puro mag-noted, lumaban ka rin ng konti. Pero sabi ko nga, konti lang, wag naman sobrang laban. Baka kasi naman maramdaman ng panel member, mas marunong ka pa sa kanya, naku, patay ka. Kasi sa huli, sino bang nagbibigay ng grade? Sino bang nagpapasa sa'yo? Di po ba't ang mga panel members pa rin? Kaya sabi ko, ang parati ko pong biro sa mga tinuturuan ko, kumagat ka ng konti, pero konting-konti lang. Para lang maramdaman nila na may alam ka rin. Para rin maramdaman nila na alam mo rin yung research, yung ginagawa mo. So you have to explain your part,
or kung ano yung alam mo, but you still have to adjust to your panel members' recommendations. Kahit magsumbong ka pa sa dean, ang dean ibabalik ka rin sa ano? Ibabalik ka rin sa mga panel members, di ba? Kasi ang dean, kaya nila kinukuha yung mga panel members because they believe in the wisdom, they believe in the capacity ng mga panel members. Sa kanila ibinigay. So kung pupunta ka sa dean na ganito yung gustong gawin, parang mali, I think most of our deans will still refer you to the panel members because they are the experts. Ideally, sila ang mga experts para sa part na iyan. Okay po? Ngayon po, susubukan ko po kayong turuan kung paano po natin na sisimula ng ating research. First po, huwag ka munang mag-isip ng pinaka-specific topic talaga. Siguro, general topic, ito po, ginagamit ko rin po ito kapag na-example, kapag nag-talk ako sa ibang mga guru din. Sa qualitative research, hindi naman kaagad-agad specific topic. Yung tipong naka 3 days ka na, naka 1 week ka na, hindi mo pa rin maisip kung ano talaga yung specific topic. Kasi hindi naman agad-agad punta ka doon sa pinaka-pinup. Minsan, konting ano muna, konting pasakalye muna, pwedeng you start with a general topic. Halimbawa po ito, halimbawa lang po, no? You are interested about sa cases ng mga hemophilia, yung mga taong may tinatawag na kondisyon na hemophilia in the country or in the community. Ito po isang inherited bleeding disorder kung saan ang isang tao ay may mga naranasang internal bleeding. At usually po kapag kami po sa eskwelahan namin dito sa San Fernando, meron po kami isang kasamahan na may ganitong case. So, ang gagawin mo muna, you have to select a general topic. Huwag mo ng specific topic, i-general topic mo muna. Huwag kang magalala, makakarating ka rin dun sa specific topic. Hindi naman agad-agad lilitaw yan. Huwag po nating masyadong madaliin. So, example, you are interested about the cases of hemophilia in the country or in the community. So, paano mo pong sisimulan ang intro mo? Ako po, ginagamit ko po ito. Kung gusto nyo pong gamitin or ginagamit din sa ibang mga universities nyo, okay? Kung hindi nyo po ginagamit, may sarili kayong paraan. Well, sabi nga po natin, we have different ways of doing things. Although, meron din naman po tayong similarities. Dapat kasi, anyway, isang research lang naman ang pinag-uusapan natin. So kami po, ang ginagamit ko po ay yung TIOC format. Una, gagamitin. Kaya nga usually kapag nagpapagawa ako ng intro sa mga estudyante, hinihingan ko sila ng 4 paragraphs. Isang paragraph para sa trends, another paragraph sa issues, another paragraph sa objectives, and another paragraph sa contribution. So paano po siyang ginagawa? Tandaan niyo po yung ano natin, no, yung general topic po natin ay yung hemophilia cases. You are interested sa hemophilia cases. So tingnan po natin sa trends, paano ba yung paragraph sa trends? In this paragraph, you have to mention the trends. Pag sinabi po nating trends, o trending, yung nauuso, yung kasalukuyang nangyayari sa paligid, yung kasalukuyang nangyayari sa society, what is presently happening in the environment of your concern, the context ng study mo. Kaya nga po sabi ko, ang researchers, they should be keen observers. They are to be readers. They should be aware of what is happening around them. Okay po? Kasi hindi ka pwedeng maging researcher kapag hindi ka pwedeng maging isang researcher kapag hindi ka pwedeng maging isang researcher kapag hindi ka nagmamasid sa nangyayari sa paligid mo. Paano mong malalaman yung trends? Paano mong malalaman yung nangyayari sa paligid mo kung hindi ka keen observer, kung hindi ka nagbabasa, kung hindi ka nagre-review? So how can you even find or identify an existing problem kung hindi mo alam kung ano yung trends? Kasi parang ang trends po, ito po yung nilulugar mo, yung iyong mambabasa doon sa isang lugar na maiintindihan nila saan nang galing yung topic mo, bakit lumitaw yung topic mo. Hindi yung agad-agad pag open ko sa first page pa lang, nandun ka na sa problema. Hindi po yun, mali po yun. Mali po yun sa research writing. Kailangan, pag nagtuturo ka ng researcher, gumagawa ka ng research, subukan mo munang ilagay, ilugar yung mambabasa mo sa isang konteksto na maiintindihan kanila bakit lumitaw yung study na yon. Ano yung konteksto,
ano yung mga trends na pinanggalingan niya bago lumitaw yung mga issues na yun. So halimbawa po, di po ba ang general topic natin ay hemophilia? Yun po yung napag-usapan natin kanina na the general topic, you are interested about the cases of hemophilia. So for example, sa paragraph na to, pwede mong sabihin na internationally and locally, a number of hemophilia cases have been recorded in the past years. So yun ang ilalagay mo. So yun yung trend eh, kasi interested ka sa kaso ng hemophilia, parang motivated ka na yun ang pag-aralan mo. So kailangan alamin mo yung trends about hemophilia. E lumitaw sa mga readings mo na sa international man yan o kaya sa local man yan, napakabilis dumaas ng kaso ng mga hemophilia in the country or sa abroad. Pero sabi ko nga, you have to make it sound research, not your personal opinion. Kapag sinabi mo halimbawa sinulat mo sa first paragraph mo na internationally and locally, a number of hemophilia cases have been recorded in the past years, period. Pag pinasa mo sa akin yan, cross ka agad yan. Bakit cross? Mali ko ba kung sino yung source mo, diba? So you have to cite studies na nagsasabi na yun ang trend. Kasi baka akala mo yun ang trend, pero hindi naman pala. Yung tipong akala mo yun ang uso ngayon, pero ikaw na lang pala yung hindi na-inform na hindi na uso yung mga yon. So kailangan para mapatunayan mo na ito yung trends about sa topic mo, ito yung kasalukuyang nangyayari or konteksto ng topic mo, you have to support that with certain studies or authors or sources. So you have to make it sound research. Kasi nga po, we're dealing with research. So number one, you have to know the trends. Next po, punta po tayo sa issues. Pag na-establish mo na or na-present mo na yung trends, you now have to open or present the issues. Kung merong trends, meron ding mga bagay na maaaring nagde-deviate sa trends. Merong mga issues, merong mga bagay na sumasalungat sa trend. Halimbawa, kung parang isipin mo yung trends, yun yung usual na flow ng water. Tapos, merong sumasalungat. Yung sumasalungat na yun, yun ang problema. Sa organization, kung lahat kayo, biro lang po ito ha, no offense po. Sa organization, kung kayo, pare-pareho yung sinasabi nyo, merong isang ano, merong isang sumasalungat, ay naku, merong, wala siya sa trend, siya yung issue, siya yung problema. Although, please don't get me wrong po, of course, sabi ko nga, hindi naman porke nag-iisa ka lang, ay agad-agad mali ka na, malay mo, may punto ka. So, but in this case, in this context ng research, kung ito yung trends mo, kung ito yung ipinapakita ng mga datos mo, pero merong sumasalungat sa mga datos na yon, then doon mo marirealize that there is a problem. At this point, you have to let your readers realize that some things have to be studied, to be discussed, to be talked about, to be researched. Because if there will be no issues, if there will be no problem, then sabi ko nga, that is a big problem. Kasi kailangan ma-realize ng mambabasa na yes, eto nga yung trends, eto yung nangyayari. Pero parang merong ano eh, merong sumasalungat, merong problema, merong kailangang pag-usapan. Kasi kailangan ma-realize nga ng mambabasa na merong kailangang pag-usapan. Kasi kung walang pag-uusapan, then we're just wasting our time. Nagsasayang lang tayo ng oras. Kailangan ma-realize ng mambabasa na yung tipong naka 10 paragraphs ka na, naka 10 pages na yung binasa niya, hindi pa rin niya makita kung ano yung problema, kung ano yung dapat pag-usapan, then malaking problema yun. Kailangan ma-realize niya na mayroong issue. Halimbawa po, nasa issue pa rin po tayo, no, mga kasama. For example po, ano po kasi yung ano natin, ano po kasi yung general topic natin? Our general topic is about the cases of hemophilia. What is our trend? Ang trend po natin, internationally and locally, tumataas ang kaso ng hemophilia according to, syempre, may mga citations yun. According sa ating mga citations or mga sources. Ito naman po yung issue ngayon. Sa second paragraph, despite the statistics on the increasing number of hemophilia cases, laws or government actions and scientific researches addressing this situation are still insufficient, if not totally lacking. There is also little attention given to people suffering from this condition. The public is also unaware of what the condition really is, and they are unaware of the experiences and special needs and love that these people deserve. Ito pong mga binanggit ko po na ito, napakarami pong mga issues nito. Napakarami pong pwedeng pag-usapan nito. Yun nga lang po, halimbawa, isa pong issue na binanggit ko dito or concern, sabi ko, sa kabila ng katotohanan, di ba dun sa trends natin, pinakita natin na internationally and locally, tumataas ang kaso ng mga hemophilia.
ng mga taong may hemophilia. Pero sa, despite that statistics na dumarami yung cases nila, bakit wala pa ring mga kulang, if not totally nawala yung mga laws or government actions and scientific researches addressing the situation? Insufficient. Kung hindi po ako nagkakamali, hanggang ngayon ay nilalabi pa rin sa ating Congress yung batas para sa mga kapatid nating may hemophilia. I just do not know kung umusad na ito. Kasi yung kasama namin, isa sila sa mga naglalabi, nagpo-propose, kumaharap sa Congress na magkaroon ng ganitong batas para sa mga taong may specific condition na ganito. So, kung dumaras pala yung cases, bakit parang kulang ang action, kulang ang protection para sa mga taong may ganito. And then another issue na naman po ito, sabi ko, there's also a little attention given to people suffering from this condition. In fact, the public is unaware of what the condition really is, and they are unaware of the experiences and special needs that and love that these people deserve. Pag binanggit mo yung hemophilia, kung hindi mo i-google ng iba yan, di naman nila alam yan. Ako personally po, kung hindi ako nagkaroon ng katrabaho dito sa San Fernando na may ganoong case, I don't even know na mayroong ganoong, of course, I am not in the medical field, na mayroong mga ganoong issues. So, lahat ng mga banggitin sa first paragraph mo, of course po, yung sinasabi kong first paragraph, na isang isang paragraph lang, sample lang yon, nasa sayo kung paano mong pahabain yun pag talagang nagsulat ka na. At least lang para makita ko yung pagkakasunod-sunod, paano ko siyang inuumpisan. Pagkatapos mong sabihin sa trends mo yung kasalukuyang nangyayari sa konteksto, then magbukas ka. Lahat ng alam mong dapat pag-usapan, lahat ng alam mong mga issues, buksan mo doon sa topic na iyon, sa part na iyon. But of course, katulad nung kanina, you have to make it sound research, not your personal opinion. Kasi di ba, remember, do we create problem? Do we create issues? No. As a researcher, bilang mananaliksik, ang trabaho natin is just to identify the problem. Kasi pag nilagay mo tong mga to, mga issues na to, hindi sila suportado ng datos, it seems na ikaw ang nag-create ng problem para magkaroon ng pag-uusapan. So kailangan mong suportahan ng mga datos yan. Bawat isang issue, bawat isang concern na nilagay mo dyan, kailangan mong suportahan ng datos para magmukhang you just identified the issues pero hindi sila nanggaling sa'yo. So, babanggitin mo yung trends and then babanggitin mo yung mga issues. Pero be careful po, no, pag nagpo-proceed ka na sa part na ito, darating yung part na pipili ka lang ng napipili ka lang po ng isa sa mga issues na pag-uusapan. Isa sa mga concern. Hindi lahat kaya mong pag-usapan sa isang research. Kaya nga, sir, possible po ba na pare-pareho kami ng general topic pero iba-iba po yung pinupunto ng study namin? Yes, that is a possibility. Sir, possible ba na hemophilia yung topic ko? Hemophilia rin yung sa kanya? Hemophilia? Oo. Eh, malay nyo, magkaiba yung magkaiba yung attack ninyo, magkaiba yung focus ng study ninyo. Ibang problem ang ina-address ninyo. Ibang issues, ibang concern ang ina-address ninyo. So, possible yung ganoon. So, kaya nga dito po sa nakalist dito sa slide natin, pipili ka lang ng isa kung saan gusto mong mag-sentro yung study mo. Hindi lahat yan. Kasi pag lahat yan pinag-usapan mo, hindi na researcher ang tawag sa'yo. Ang tawag sa'yo, martir. Lahat na lang gusto mong akuin. Lahat na lang gusto mong pag-aralan. Hindi pwede yon. Isa-isa lang. One at a time. Ganun ang pag-aaral sa research. Hindi mo naman masasakop ang lahat ng bagay. Okay po? So, sabi ko nga dito po sa slide na to, from these issues, ng mga binanggit natin, ano po ba yung mga issues na binanggit natin? Kulang ang mga scientific studies o mga studies na ginagawa about hemophilia. Kulang ang mga batas or walang, if not total lacking, ang mga batas about hemophilia. Hindi masyadong aware ang mga tao sa kung ano ba yung hemophilia. Hindi nila alam ang nararamdaman o ang kwento ng mga taong mayroong hemophilia. Alam niyo po, sa mga issues na yun, pipili ka lang ng isa, pwedeng may makita kang isang topic na pang quantitative, mayroong topic na pang qualitative, pang mixed method, depende sa hinihingi ng nature ng study. So, from those issues na nabanggit natin sa itaas, you now have to select an issue that you would like to be given emphasis or focus. Kailangan makikita ng mambabasa yan. Mula dun sa konteksto ng study mo, binanggit mo yung different issues hanggang paano ba yung term na yon? Sa Kapampangan at Talokyan, paano?
sa Tagalog, parang masusubaybayan niya, matetrace niya kung paano kang nag-arrive dun sa specific topic mo. Kaya nga sabi ko po kanina sa inyo, pag nagsisimula ka, wag agad specific topic na akala mo, agad-agad nandun ka na. Pwedeng general topic muna din. Banggitin mo yung trends doon, banggitin mo yung mga issues, concerns hanggang mag-arrive ka doon sa talagang pinupunto ng study mo. So, example po, dito sa naka-highlight ng red, ito po halimbawa yung napili natin. Siyempre, pipili tayo na pang-quali kasi ang nature ng study ay quali. The public is unaware of what the condition really is and they are unaware of the experiences and special needs and love that these people deserve. Bakit sa kabila ng katotohanan na tumataas ang kaso ng hemophilia internationally and locally, bakit ang publiko ay unaware pa rin sa condition nila, kung ano yung mga special nilang pangangailangan, kung ano yung journey nila? Then meron ka ng research mo, meron ka ng specific topic. Now, paano ba mabuhay ang isang taong may hemophilia? Ano ba ang kwento ng taong may hemophilia? Ano ang kanyang karanasan? Ano ang kanyang kwento? Ano yung kanyang journey? So, kung minsan sabi ko nga, wag mong bilisan, pwede namang dahan-dahan marirealize mo, matitrace mo paano lilitaw ang study mo. Alam nyo, dito nga po sa part na to, pwede ka nang mag-develop ng tentative title mo lang. Tentative lang po, no? Alam naman natin sa research, ang title, parating working title yan. Kaya nga sabi natin, we always call it working title. Kasi nga, di ba, sa reality naman, minsan nga, nagbubookbind ka na, pinapalitan pa yung title mo. Tipong, sir, pabookbind ko na lang po. Ay, naku, parang may gusto akong palit. Pwede yon. Huwag kang ma-broken heart kapag may ginagalaw-galaw sila sa title mo. Title lang naman yan. Sumakit ang puso mo kapag ginagalaw nila yung topic mo. May mga parts kasi na crucial sa research na pag ginalaw nila, malaki ang epekto sa study mo. Pero kung title lang, depende lang sa gustong mabasa, marinig ng mga panel members mo, so be it, payagan mo sila kung gano'n. Anyway pala, wala ka namang choice kung i-re-recommend nila yan. So, sabi ko nga po, in fact, at this point, you can already develop a tentative title. Example, di po ba yung unaware sila sa kwento ng mga taong may hemophilia? O, halimbawa, every drop counts, the lived experiences of people living with hemophilia. O kaya pwede rin ganito, bleeding but fighting, the lived experiences of people living with hemophilia. Alam niyo po, sa qualitative research, magandang maglaro sa title ng mga studies. Hindi katulad sa Quanti na, sorry po, no offense po, medyo dry diretso. Pero sa qualitative research talaga, ine-encourage nila tayo na pasensya na po sa wording ko. Sabi nga nila, habang lumalandi ang title sa qualitative research, mas nagiging maganda. Pero wag naman pong sobra. Baka naman parang OA na yung title mo na ikaw na lang ang nakakaunawa. So, yun po. Alam niyo po yung isa sa mga, yung ating moderator, si Dr. Philip Joseph Sarmiento. Yan po, meron po akong pinost dun sa page natin. Nagbigay siya ng, yung kasing page na yon, ginagawa ko rin pong platform yon para magturo ng mga research lessons. So, to all students of all level, nagbigay siya ng tips in writing good qualitative research. Pwede nyo, kung gusto nyo pong ma-access yon, i-follow nyo lang po yung page natin at tingnan nyo marami pong mga lessons doon na pwede nyo i-share, hindi lamang sa mga graduate school students, sa mga college, even sa mga basic education students natin. So, ito pa po yung halimbawa ng mga title natin na sabi ko nga sa Quali, napakahalaga na ang title pa lang ay talagang matutuwa na yung iyong research panel members. Halimbawa po, may mga ginawa po yung estudyante ko dati, A Jungle in the City, an inquiry into the lives of poor families residing in a progressive city. Kasi po, isang progresibong city yung community, pero sa progresibong city na yon, merong mga nakatagong mga kapatid natin na yun nga, talagang sobrang naghihirap. Kaya ang title niya, A Jungle in the City, an inquiry into the lives of poor families residing in a progressive. Okay, meron din po ito, The Modern Adonis, Exploring the Lives of Select House Husbands. Di po ba yung mga, tayo po, ako naglalaba, ganoon, and other things. Modern Adonis, yan, exploring their lives, yung mga house husbands. O kaya po, mayroong isang study na ginawa ng mga estudyante ko dati, ang title niya, When Love is Not Enough, The Challenges of Long Distance Relationship. Kapag hindi sapat ang pag-ibig. Siyempre, isa yan sa mga pinaka-challenging yung sa long distance relationships. Okay po? So balikan po natin yung sa topic po natin kanina.
ano po yung para lang po magkaroon tayo ng guide kung saan tayo napupunta. Ang general topic natin ay hemophilia. Ano ang ating trends? According to our sources, internationally and locally, tumataas ang kaso ng may hemophilia, ang hemophilia cases. Ano ang ating issues? Despite the fact ng increasing number ng hemophilia cases, kulang ang suporta ng gobyerno, kulang ang mga studies na ginagawa, unaware ang publiko sa kondisyon nila, sa journey nila. Kaya nga po, napili natin doon sa issue, mag-focus tayo doon sa paano ba talaga yung kwento nila, ano yung kondisyon nila, ano yung nararamdaman nila. So, that's the trend issues. Ngayon po, pupunta ka ngayon sa third paragraph. Again, sa pag sinabi kong paragraph, na isang paragraph lang, sa akin lang po yun, sa format ko lang po yun, para lang makita nyo kung paano yung flow. Kung gusto nyo yung dagdagan, halimbawa, trends mo, 5 paragraphs siya, okay lang yun. Lalo na kung di naman nire-require ng ano mo na nakalimit yung mga paragraphs ninyo ng university mo. So objective, since you have already established the trends and issues and you have already justified the need to conduct the study, that there is a problem for which you can start with. In this paragraph, sa paragraph po na ito, you have to state the objectives of the study. Given that there are trends and there are issues, what are your study's objectives? Why you are conducting this study? Pwede ka mag-start sa, hindi pala pwede, dapat. Dapat ka mag-start sa tinatawag nating overarching objectives, yung pinaka-main objective mo, and then followed by your specific objectives why you are conducting this study. Kailangan malinaw what is it exactly that you would like to know? What questions will you utilize that will let you achieve the objectives of the study? Remember po, questions play a very crucial, or yung inquiry, siguro, if not questions, inquiry plays a very crucial role in research writing. A good research is founded on good questions. Without the right questions, there will also be no correct answers. Kung sa umpisa pa lang, hindi na malinaw sa'yo kung ano yung gusto mong malaman, naku, mahirap yun. Napakahirap po kailangan, di ba? Kapag merong tanong, merong sagot, di po ba? Kapag walang tanong, walang sagot. Kapag merong tanong, pero magulo yung tanong, meron bang sagot? Meron pong sagot. Kaya lang, dahil magulo yung tanong, magiging magulo din yung sagot. Kaya nga, bilang isang mananaliksik, napakahalaga po that we really determine ano ba exactly yung gusto, saan ba papunta yung study, ano ba exactly yung gusto nating malaman. Kasi maliligaw ka kapag hindi malinaw kung ano yung gusto mong malaman. Alam niyo po, ang isang magaling na researcher kapag malinaw ang tanong niya, yun ang magiging guide mo hanggang sa dulo. Yun ang magiging guide mo para malaman mo na magiging smooth yung flow ng research mo kapag sa umpisa pa lang, malinaw na kung ano yung mga gusto mong malaman. So the trends, the issues, the objectives, and of course, yung letter C, yung contribution. What benefits can the public, your community, or you can get when your objectives or questions have been achieved or answered? Here comes the significance of the study. Kailangan po sa intro part, sa TIOC, maging malinaw na rin ano yung contribution ng study mo. That is very crucial in research writing. Alam niyo po, yung iba siguro, aartihan ang pagtanong dyan, sasabihin na, okay, given na magagawa mo yung study mo na yan, papayagan ka namin. How will your study benefit the society, theoretically, etc. And so, baka arti-arti lang po ang tanong niyan, pero ako, kung ako magtatanong sa estudyante niyan, simple lang ang tanong ko, anong mapapala mo kapag pinagpatuloy mo yung study na yan? Minsan kasi, tanong-tanong ka ng tanong, kahirap-hirap mo yung tanong, mga words mo, yung bata hindi naiintindihan, eh, samantalang ang ibig mo lang palang sabihin, o sige, kapag pinayagan kitang gawin mo yung study na yan, anong mapapala mo? Anong pakinabang ang pwedeng maidulot niyan? Remember po, research is meant to build and advance a society, not to destroy one. Kaya nga, limbawa, nakikita mo na kung yung topic ng bata, senior high school student pa lang siya, ang topic niya, gusto niyang pag-aralan yung mga, alimbawa, ang title niya, improper teaching methods of teachers. Bakit pa niya pinakikialaman yun, di ba? Ano yung mapapala nun? That will destroy character. Tinitingnan mo rin kung saan papunta yung study kasi
a study is meant to inquire, not to prove something, o kaya not to manipulate data to prove something. Ayan po, nabanggit po kanina ni Dr. Philip Sarmiento, si Ma'am ano, si Ma'am Senator kasing pangalan nito, si Senator Villar. Although ako po fan po ako nito. So ayun, sabi ko dun sa post ko nung September 1, may na-sermon na naman sa Senate hearing dahil sa research. Yung research karaw ng research, pero yung mahihirap na mga bata hindi makainom ng gatas dahil puro mga imported at matataas ang presyo ng mga available na gatas sa merkado. So siguro, ang pinupunto lang dito sa atin ni Senator Villar, yun nga yung para saan ba ang research? Ginagastosan natin yan, nagpapakapagod tayo para sa research. Pero kailangan malinaw ano yung benefit, bakit natin ginagawa ang isang bagay. Malinaw kung ano yung mapapala natin sa dulo. So that is the TIOC format po. And of course, the literature review. Yung iba po ayaw na nilang nilalagay ang relate. Merong isang professor dati na nagsabi sa akin, dapat hindi na nila nilalagay yung salitang relate review of related literature and studies. Kasi wala ka namang i-review na hindi related. Lahat naman ng i-review mo dapat related sa study mo. Pero again, syempre, ginagawa niya yun sa university nila. We do not know kung if that is also applied in other universities. Now, regarding literature review, review of related literature and studies, syempre po, kailangan ipaliwanag natin sa mga estudyante natin ano ba yung pagkakaiba ng literature sa studies. Pag sinabi nating literature, lahat ng nasusulat, mga batas, mga columns at kung ano-ano pang mga babasahin, except yung mga studies. Pag sinabi nating mga studies, ito yung mga kinandak na usually, you know, the parts of research. But beyond that, lahat ng labas sa studies, we call them as literature. There are two things na gusto kong i-clarify regarding literature review. Number one, yung tinatawag nilang principle of recency. Madalas po sinasabihan natin ng mga estudyante natin, ah, naku, obsolete na yung study mo, hindi na siya latest. Pero hindi malinaw, ilang years ba talaga ang gagamitin natin, lalo na for qualitative research, halimbawa, yung kasi ang logic ng recency habang nagiging latest, habang mas nagiging napapanahon yung study mo ay mas nagiging applicable siya. Parang sa mga libro, baka kasi yung libro na ginagamit mo ay applicable decades ago pa, pero iba na yung panahon. Dahil ang panahon ay napaka-dynamic, ang changes ay napakabilis, kailangan pati yung mga paggamit mo ng literature. So ilang years ba talaga dapat? Alam niyo po, wala naman akong nabasang mga documents, mga authors talaga na nagre-recommend kung ilang years. Wala talagang napagkakasunduan na dapat 5 years, 10 years, 15 years. Pumunta ka from one university to another university, iba-iba ang sinasabi nila. Wala talagang fix na pag-research dapat 10 years o kaya depende sa kind of research. Mayroon namang iba, mapapatsyempo ka na 5 years lang. Gusto niya 5 years. Pag lumampas sa 5 years, kailangan i-cross mo yan. Kaya nga pag nagpupunta ka sa mga ano, sa mga pinagkukuhanan mo ng source, halimbawa kung sa Google Scholar ang mas abot ng ating mga estudyante, kino-customize mo na rin pag naghahanap ka, halimbawa from 2010 to 2020. Para pag nag-click ka, pag nag-search ka, sigurado napasok dapat sa year na yon. Kasi pag click ka lang ng click, iba't ibang taon na hindi mo napapansin. Naku, earn pa lang 1999. No? Pero i-customize mo yon, makokontrol mo yon para malaman mo kung anong years lang. Pero ilang years ba talaga at sino ba ang nagdi-decide? Alam nyo, ang sagot po siguro dito, depende talaga sa university. Ang kaya nga kapag estudyante ka sa isang university o sa isang eskwelahan, halimbawa, public or private school man yan, ang unang-unang tatanungin mo pag nag-research ka when it comes to recency, tanungin mo, meron bang policy yung school? O kaya kung hindi yung school, yung department o yung school, di po ba may mga malalaking school na naka per department sila. So ilan ba yung re-require nila? Kailangan malinaw sa'yo yun. Ngayon, kung minsan makachempo ka ang isang institution, wala siyang nire-require na ganun. Kasi magtaka, sir, bakit po dun sa isang prof, ganito po yung nire-require niya. Sa another prof, iba po yung nire-require niya. Ang sagot doon, maaaring walang guidelines doon ng university or school. Kaya ang prof ay depende sa prof na kausap mo. So, regarding sa kung ilang taon, wala po talagang nagre-require specific kung ilan talaga. Regarding sa who decide,
ang advice ko, number one is the university or the school. Then kapag wala, you go to the respective teacher. Kailangan malinaw po sa inyo yun. Na habang mas syempre ang alam naman natin, habang mas nagiging konti yung years, nagiging konti rin yung kakayahan mong maghanap. Kasi syempre kung sinabi niyang 5 years, kumukonti yung pagpipilian mo. Kung sinabi naman niyang 10 years, darami yung pagpipilian mo. Pero ano yung epekto noon? Ang epekto noon maaaring hindi na applicable yung iba mong mga makukuha. Pero syempre po meron namang exception to the rule. Halimbawa sa qualitative research, sina Bronen Clark, sina ang walang kamatayang Creswell, at iba't iba pa nating mga authors, sina Mustaka, sa matagal, mga 1990 at kung matagal, bakit ginagamit pa rin natin sila? Because they are exemption, they are exemption to the rule. Meron po kasi tayong mga literature na kahit pagkatagal-tagal na nila, sila pa rin ang dapat mong gamitin kasi sila yung authority sa part na yon. Halimbawa, pag po bang nakabasa ka ng qualitative research na ang author si Sanchez Richard, halimbawa ako po na recent, 2020, nag-produce ako. Tapos, nakita mo si Bronen Clark o kaya si Creswell Mustakas, 1990, ganyan. Pipiliin mo ba si Sanchez dahil mas recent siya? Hindi. Pipiliin mo, sino ba si Sanchez para siya yung gamitin mo, para siya yung i-cite mo when you discuss about certain things in qualitative research. Titingnan mo kung sino yung author na qualified doon or yung sikat doon. So, yun po yung tinatawag nating exemption to the rule. Although madalas, konti, syempre, ang exception, konti lang ang majority yung totoo talagang latest na ginagamit natin. Lalo na, halimbawa, sa teaching strategies. Kapag teaching strategies ang pinag-uusapan, talagang dapat latest. Kasi baka ang teaching strategies na pinaggagamitan mo ng author ay isang dekada na. Minsan nga, taon-taon, iba na naman. Lalo na, nagkaroon ng pandemic ngayon, malamang sa malamang magbabago ang pangangailangan ng mga tao. After the principle of recency po, another concern that I would like to clarify is regarding the number of literature studies. Ilan po ba talaga dapat at sino po ba yung nagde-desisyon? Minsan makachempo ka isang professor, dapat pag MA ganito ang number, dapat mga 20, mga 30. Kapag PhD ganyan. Pero titingnan mo naman sa ibang universities, wala naman. Kasi parang ang pinupunto ng iba, wala naman sa paramihan ng related literature and studies yan. Kasi kahit 100 ang mga RRLSS mo, kung hindi mo naman sila na-tune ng maayos, kung hindi mo naman sila napag-aralan, nagamit ng maayos para lumitaw ang research gap mo, then walang kwenta. Mas pipiliin ko pa yung konti lang, pero na ipakita niya kung paano talaga magagamit yung mga related literature and studies. So again, ang sagot ko po sa number 2, depende rin sa university. Kung saan university ka man nag-aaral or school, tanungin mo ano yung policy ng institution or ng school. Kung wala siya, then you go to the respective. Sino ba ang teacher na kausap mo? So mahalaga po na kina-clarify po natin dito. Okay po? So regarding sa literature review pa rin po, ano po ba yung pinaka, sabi ko nga, ang literature review ay hindi lang naman po yan hindi lang naman po yan paramihan ng dapat dadamihan ko yun. Meron kasing mga bata ng tendency nila o estudyante na akala nila hindi tayo nagbabasa ng mga papers. Kaya po, magbasa-basa po tayo kahit sobrang hirap ng pagbabasa at marami tayong binabasa. Kasi merong mga batang tambak lang ng tambak para masabi lang na busy si mami, tatambak ko lahat ng related literature dito. Sigurado naman, check lang ng check yan, hindi naman babasahin yan. So, mahalaga po na kahit konti lang ang ginamit ng bata, malinaw sa kanya ano yung purpose, bakit niya ginagamit yung mga related literature and studies na yun. So number one, ang dapat mong malaman, what have been written so far? Pag halimbawa, binasa ko po si Santibanez 2016. Pag binasa ko si Santibanez 2016, ang aalamin ko doon, syempre aalamin ko yung objective niya, ano yung method na ginamit niya. And then syempre, ang pinakamahalaga doon yung sa dulo, yung findings ng study niya. Ano ba yung naisulat? Ano ba yung mga findings niya? Yun ang unang-unang punto na kailangan nating malaman. Number two, what is it which still needs to be written? What is the research gap? Kung meron nang nagawa si Santibanez 2016, ang susunod kong alamin, ano pa kaya yung mga hindi niya nagawa? Kasi yung mga hindi niya nagawa, yun ang gusto kong gawin ngayon. Yun di ba, yun ang tinatawag nilang research gap. Kaya po siya tinawag na gap kasi merong isang espasyo na wala pang laman, na pwede ka pang pumunta doon. Kasi walang kwenta ang study kung nagawa na ng iba, pero pilit mo pa rin ginagawa. Kaya nga,
pag tinanong nila kung ano yung research gap, ipipilit mo na meron pang research. Siyempre, pag tinanong ka, what is the research gap? Dapat ang sagot doon always, yes. Alam nga namang tinanong ka during defense, what is the research gap? Sasabihin mo, actually po, wala. Ay, naku, patay ang research mo. Eh, wala naman palang gap, edi magtigil ka na. Nagsasayang ka lang ng oras, nagsasayang ka lang ng pera. So, kailangan na itigil mo na yan. So, napakahalaga po ng tinatawag nating research gap. Kasi, makikita mo doon kung nakikita mo doon na meron pang dapat pag-aralan. Alimbawa po, magbibigay po ako ng example. Alimbawa, sa isang study na ginawa ng isang author, alimbawa, pangalan na, author X. Si author X, ang study niya ay tungkol sa gusto niyang malaman saan ba mas natututo yung mga estudyante. Kapag bang one-seat apart sila o kapag meron silang katabi. And then, it so happened po doon sa findings niya, lumabas na mas natututo yung bata kapag, kapag one-seat apart sila. Kasi ang parang ano doon, ang parang discussion doon sa study niya, kasi yung pag may katabi yung bata, minsan di man nakakatulong, dinidemonyo lang, dinadaldalan lang, ganoon. Imbis na nakakapag-focus yung estudyante ay kung ano-ano mga binubulong ng classmate niya. Kaya lumabas dun sa study ni author A na ang bata mas natututo pala kapag one-seat apart siya doon sa mga kapwa niya estudyante. So, nabasa mo yon. Ngayon, ikaw na author B. Kanina si author A, ikaw na author B ngayon. Gusto mo ngayon mag-conduct ng nakita mo dun sa study niya na ganun nga ang ginawa niya. Ikaw ngayon, gusto mo ring gumawa ng ganong study. Kung yun lang ang info na alam ko ako na panel member, hindi kita papayagan kasi ginawa na ni author A yan. Tapos si author B, pareho lang. So, nasa ng research gap. Kaya lang, papatunayan mo ngayon sa iyong panel members na meron pa rin research gap. Sir, ginawa po nila yung dun sa St. Scholastica's Academy kung saan puro mga girls po yung mga estudyante doon. Ang sa akin po, gusto ko pong gawing mga respondent sana yung mga boss ko niyan sa Don Bosco Academy na puro mga boys po sila. Baka po magkaroon ng ibang resulta maliban sa iba yung mga participants. Syempre, regarding the gender also ay iba rin sila. Baka po magkaroon. So, that's it. At least, kaya mong depensahan na maaaring magkaiba pa rin ang resulta. Malay mo. Syempre, yung mga babae sa Saints ko halimbawa, o nagbubulungan sila, kinukwento, tinatanong, kumusta na yung boyfriend mo, ganyan. Siguro naman yung mga lalaki, hindi naman sila magkukwentuhan ng ganun. No? Seryoso sila. Siguro lang, hindi natin alam. So, there's a possibility na we can do that. So, ako po, alam nyo ang tawag ko dun sa ginagamit kong yon pag nire-review ko yung mga related literature na study. Ang tawag ko po doon ay praise and criticize technique. Sa akin po personal yon. So kapag ginamit niyo yun, tamang citation naman po dyan. Ano po ba yung praise and criticize technique? Ito yung una, aalamin ko muna yung sabi ko nga, number one, parang pupurihin ko yung study. Wow, nagawa niya to, ang galing, nagawa niya. Ganun lahat ang manghililista ko lahat ng mga findings niya. Pagdating sa number two naman, aalamin ko kung ano yung mga bagay na hindi pa niya nagagawa na pwede ko pang gawin. Kaya nga sabi ko, it's a praise and criticize technique para lumabas yung research gap. Ito po, post ko lang po ito ng isang araw. When asked about your age gap with him. Ayan, medyo masaya ka pa ng tears of joy pa yan. Pero kapag tinanong ka na kung ano yung research gap mo, mamatay-matay ka na kung paano mo i-justify your research gap. Okay po, so that is about the related literature and studies. Sa mga qualitative research po, after po ng mga related literature and studies, usually po, yung mga most universities, they are not requiring na gumamit tayo ng theoretical framework because of the logic na ang qualitative research ay theory building. It's not theory testing. Di po ba sa, ano po bang ibig sabihin ng theory testing at saka theory building? Sa quantitative research, although siguro po i-discuss po yan ng speaker natin na bukas, baka napipreem na po ako, there is already an existing theory. Kaya nga, ang tinetest mo na lang kung katanggap-tanggap ba, kung applicable ba ito, mag-generalize mo ba ito sa group of persons, sa mas maraming tao. Kaya nga, it's a theory testing ang tawag natin sa paradigm ng quantitative research. Samantalang ang qualitative research, it's theory building. Kasi yung nalalaman mo, magbabase siya yung mga teams ay kusang mag-emerge sa datos. Hanggang sa dulo, kaya nga sa usually sa dulo ng mga qualitative research, meron tayong mga tinatawag na mga model or mga framework
kung saan natin sila dine-develop. Kaya nga po, most universities na alam ko, they are not requiring a theoretical framework sa qualitative research nila. Instead, pinapagamit nila, halimbawa po ang isang, na-inspire kasi ako doon sa isang panel member na isa sa mga CHED commissioner natin, ang gagamitin, pinapagamit talaga ay yung philosophical underpinnings. Ano ba yung tinatawag, ano ba yung background, ano ba yung philosophical basis ng isang study. Kaya nga pag nagka-qualitative research ka, yung magbasa-basa po kayo about sa mga philosophy books and others, makakatulong po kasi kung minsan, bago sila naging method, ay mga philosophical thoughts sila until dumating ang time na instead of philosophical thoughts, ginagamit sila as methods na rin po. Okay? So, regarding the scope and delimitations, siguro po, alam naman po natin ang pagkakaiba ng delimitation sa limitation. Ang delimitation po, basically, sineset niya yung boundaries doon sa scope. Sinasabi niya kung hanggang saan lang yung sakop ng study. Yung scope kasi babanggitin mo doon kung yung lawak ng study, yung time frame niya. Pero mayroong mga bagay na hindi sakop ng study. So, doon pumapasok ang delimitation. Ang limitations naman po, on the other hand, are the potential weaknesses that you admit in the study. Others write them at the last part of the manuscript. Kaya nga po kung minsan makakakita po kayo ng mga manuscript na sa dulo, meron siyang pinapakita lahat niya yung mga bagay na hindi niya nagawa, yung mga bagay na hindi ko matatawag sigurong weaknesses, siguro mga bagay na pwede pang pag-aralan ng ibang mga researcher. Alam niyo ang nakakatulong doon? Kapag ikaw na researcher, kapag ina-admit mo yung mga quote-unquote potential weaknesses or limitations ng study mo, nakakatulong yon sa mga susunod na researcher. Paano nakakatulong yon? Di po ba pag nagre-review tayo ng related literature, una, inaalam natin kung ano yung findings niya, kung ano yung mga nagawa niya. Pangalawa, inaalam natin kung ano pa yung mga hindi niya nagawa. Kasi yung mga hindi niya nagawa, yun po yung part na gusto nating trabauhin ngayon. Yun po yung part na gusto nating pag-aralan ngayon. Kaya nga po, kung nakalitaw sa manuscript yung limitations ng isang study, well, that helps the next researchers para mas maging mapadali yung nilang ma-identify ano pa yung gap doon sa study na pwede nilang pag-aralan. Okay po? Okay pa po ba kayo? O, ngayon po, pupunta na po tayo sa method section. So, nakita nyo po kung paano nating sinimula na ang ating study magsimula sa intro. So, pupunta po tayo sa method. Sa iba po, ang nasa chapter ano na tayo? Chapter 3? Kasi ang chapter 1 ay introduction and rationale. And then pagkakalam ko, yung 2 sa review of related literature and studies. And then chapter 3 na nila yung sa method section. Siyempre po, katulad ng sinabi natin kanina, kung ang intro, ang pinaka-focus ng intro ay kung tungkol saan ang study, bakit mo ginagawa ang study, ano yung research gap, ano yung motivation mo. Ang method section naman, yun ang section na magsasabi sa'yo kung ano yung procedures, ano yung mga steps na gagamitin mo para maisakatuparan mo yung isang study. Okay po? So, pwede po ba tayong mag-break kahit 5 minutes lang? Huwag niyo pong ita-turn off ang mga huwag po kayong magli-leave habang naka-break po tayo ng mga 5 minutes siguro. Icha-charge ko lang itong laptop. Lalagay ko lang charge and then mag-CR lang po, no? Sige po, babalik po tayo para po makapag-relax kayo ng konti. Okay, so we're having the break. So again, continue to put your message or your questions in the chat box so that later po sa ating exchange of thoughts and at the same time, yung ating Q&A, we will read your comments so that our speaker, Dr. Sanchez, will be giving his answers to your queries. At yun nga po, no, napakaganda na we are being clarified with the topics of qualitative research. And I hope we will be able to develop and we will continue as well our own research endeavors, particularly in the qualitative research
parlance. So tayo pong lahat as researchers, no, we have this enthusiasm to continue our researches and hopefully po magbunga ng mabuti yung ating ginagawa, in particular sa pag-research po natin. So again, this research is a two-day seminar or webinar. So tomorrow meron pa rin po tayo, which will focus on the quantitative research, and I think nabanggit na po kanina that our speaker is also a well-versed researcher in terms of qualitative research. And maganda po na magkaroon tayo ng exchange of thoughts mamaya in our Q&A. Okay, so I think Dr. Sanchez is ready. Oh. Atin na yata ang question. May question and answer na yata. Oh, meron na. Opo. Pero mamaya siguro. Yeah. Opo, opo. So let us now go to the... Hello po, naririnig niyo po ako. So let us now go to the method section po. Again, we're following the IMRAD IMPAD format. So sa method section, nandito na po yung mga... ano ba yung research design na gagamitin natin? Sino ba yung mga participants natin? Paano ba natin sila pipiliin? Ano ba ang mga instrument na gagamitin natin? Paano ba yung tinatawag nilang validation, etc. And so on. So we'll have an overview of all these things po para makita natin from start to end ang ating paper po. So syempre sa method section, mahalaga po na malaman natin kung ano yung type of research. Kung ano yung research design na gagamitin natin. Qualitative research ba? Quantitative research ba? Mixed method ba? Natural, dito po sa example natin, it's a qualitative research. Kailangan malinaw sa estudyante natin. Pasensya na po kayo kung syempre po, part din na nagle-level tayo, pinakaka-explain din natin kasi meron din po tayo mga siguro mga audience from basic ed na gusto nating yung mga estudyante nila ay mas makuha po nila. Is it qualitative or quantitative or mixed method? Of course, tatlo lang ang sagot dyan. Although hindi pwedeng tatlo sabay-sabay, kailangan isa lang. Kung pure quali ka, pure quali, kung pure quanti, kung or mixed method ba, and then you have to justify bakit ganun lang gagamitin mo. And then kapag nasagot mo na kung qualitative research, hindi pa rin nagtatapos ang lahat. Kailangan ang susunod mong sagutin sa panel member, anong klaseng qualitative research ang gagamitin mo? Hindi pwedeng kapag tinanong ka ng panel, oh, ano ang method mo, dear researcher? Sir, I'm gonna use qualitative research po. Because I think I am in Quali, ganun-ganun, etc. Anong klaseng qualitative research ang gagamitin mo? Basta po, sir, basta po qualitative research. Hindi pwede yun. Kailangan malinaw din sa'yo anong design ang gagamitin mo. Paano mo malalaman kung anong design ang gagamitin mo sa isang qualitative or quantitative research? Again, nasa nature ng study yan. Sa umpisa pa lang, kapag dinevelop mo pa lang yung mga statement of the problem mo, kapag dinidevelop mo pa lang ang study mo, lilitaw at lilitaw na, sabi ko nga, kung ano yung magiging kailangan mo. Kasi nakadepende ang method sa nature ng study. It's not the other way around po. Huh? So, anong research design ang gagamitin mo? Ano yung sinasabi ng mga authors sa research design na gagamitin mo? Bakit yun ang research design na gagamitin mo? Kailangan na madepensahan mo rin, o why do you think the research design na actually hindi mo napili, the research design na gagamitin mo na hinihingi ng nature ng study ay siya ang appropriate, siya ang most suitable, siya ang karapat-dapat doon sa research na ginagawa mo. Sa isang university po, gumagamit sila ng tinatawag nating what, how, why format sa pag-develop nila sa part na ito ng method. Una, halimbawa, kung ang ginamit mo ay phenomenology, i-discuss mo ng with the support of authors ano ang phenomenology, ano ang sinasabi ng mga phenomenological research authors natin about phenomenology, and then how, paano ginagawa ang phenomenology, and then of course yung why, bakit sa tingin mo phenomenology ang karapat-dapat mong gamitin. Kaya nga po usually halimbawa kung sa simpleng trabaho lang ng mga pang-estudyante, kung titingnan mo tong paragraph na to, magiging apat ang laman nito. Una, sa first sentence, sasabihin mo na ang gagamitin mo ay phenomenology. Halimbawa, doon din pa na-discuss doon kung anong klaseng phenomenology. Ang pangalawa, i-discuss mo kung ano yung phenomenology according to authors. Bakit kailangan mong lagyan ng suporta ng authors? Because sino ba tayo para i-discuss kung anong phenomenology kung hindi tayo,
gagamit ng suporta from authors na kilala sa phenomenology halimbawa. And then paano itong ginagawa ng Dinoy. Although alam niyo po, again siguro depende na naman ito sa mga schools natin. Minsan makakachempo o schools or panel members, minsan makakachempo ka nang mag-check na huwag mo nang i-discuss lahat 'yon. Gusto nila sabihin mo lang anong research design ang gagamitin mo, bakit 'yon? Kasi alam na namin kung ano yung research design na 'yon. So bakit kailangan mo pang ipaliwanag maglagay ka pa ng 2-3 sentences para lang i-discuss kung ano yung phenomenology, paano ito ginagawa, samantalang alam na naman lahat namin yon. So meron naman pong iba kasi na gusto nila nandun, nababasa nila. Ako po, kung ako po ang tatanungin, mas gusto ko po yung nababasa ko. Hindi dahil sa pinapahirapan natin ang estudyante na maglagay pa ng mga explanation doon kung ano ang research design niya. Parang sinasanay mo na rin ng isang estudyante na nire-review niya yung trabaho niya. Alam naman po natin, syempre tayong mga matagal nang nagre-research, kabisado natin pag sinabi nila na ganito ang method mo, alam naman natin ang method na yan. Kahit nga hindi mo i-discuss yan, sigurado yung mga panel members mo alam na, pero siguro kaya mo pinapasulat yon para tulong yon sa tulong po iyon sa estudyante para alam po nila yung kanilang nare-review sila habang ginagawa po nila ito. So syempre po ang mga major qualitative research designs natin kailangan po, although kami po ni I think pinaplano rin po namin na mag-set ng another webinar para po magkaroon tayo na kasi mga malaliman pong discussion talaga ang ating mga different research designs. Ang mga major qualitative research designs po natin, of course we have case study, ethnography, yung mga mahilig po sa atin na na sa ganito sa they would like to focus on the meaning ng mga field observation sa mga cultural phenomena. Ngayon po medyo challenging siya no dahil nga po dun sa ano dahil nga dun sa situation natin. And then of course ang parati ko pong naririnig sa mga estudyante na usually parang mas nadadalian sila yung mga phenomenology kung saan ito yung karanasan ng mga tao na usually these are temporal experiences na maaaring nandito siya ngayon pero sa susunod it's no longer a phenomenon. Parang nagiging part na siya ng tawag dito ng kasalukuyang nangyayari na usual na lang. Halimbawa, ang you remember po, ipo ba si May Mendoza ang tawag natin sa kanya? Si Ayadab, ang tawag po natin sa kanya ay phenomenal star. Kasi there was a time na talagang pagkasikat-sikat na tipong dudumugin ang buong ano ba yung lugar na yun sa Bulacan, yung place na maraming tao, parang arena or something like that, para lang makapunta ka. Pero merong time na magiging ordinaryo na lang. Kaya nga, kung minsan, tingnan mo rin ang study na gusto mong pag-aralan sa phenomenology, kung ito ba talaga ay, kung nandun pa ba yung phenomenon, kung nandun pa ba yung karanasan na supposedly pag-uusapan nyo, kasi darating ang time na magiging ordinary na lang yan. Halimbawa, yung example ko po kanina regarding the modern Adonis, yung house husband, there was a time na siguro it's a phenomenon na makikita mo na dapat siyang pag-usapan na kasabayang nararanasan ng a group of persons pero darating ang time na parang makikita mo ordinaryo na lang no nasaan na yung ano doon yung pwede pa nating pag-aralan doon sa part na yon. Yung grounded theory po may sa mga experiences ko po kahit sa mga tinutulungan po natin from other universities po yung mga panel members po nila ay dinidiscourage nila sa grounded theory because of the reason na matagal daw po ito yun na it will take you 10 years, 15 years to develop. Kaya ako minsan kung marinig mo ang mga halimbawa sa mga senior high school student, ang title nila tungkol sa grounded theory, wow, parang ano niya nagawa yun, di po ba? Kasi po, it's a theory development, sabi ko nga. In fact, as a general rule, lahat naman ng qualitative research ay theory development sila. Content analysis, a detailed and systematic examination ng contents ng particular body of material for the purpose of identifying patterns, themes, or biases within a material. Dati po meron akong gustong gawing pag-aralan about this one. Gusto kong pag-aralan sana yung inaalam ko kung sino yung mga naging valedictorian ng isang malaking school dito sa San Fernando sa loob ng 10 to 20 years. Tapos titingnan ko yung mga speeches nila. Parang I would like to know ano ba yung saan ba papunta, ano ba yung direction basically ng mga ng kwento ng mga speeches ng mga naging valedictorian. So ayun po.
And then we also have yung mga narrative, we also have yung mga other research design. Meron pong research design na kung minsan, kapag hindi mo ma-determine kung alin siya doon, saan siya nagpo-fall sa mga particular research designs, meron po tayong mga author na sinusuportahan yung tinatawag natin basic qualitative research. Or kumbaga po yung pinaka-generic. Kasi sir, hindi ko ma-determine kung saan siya. Although that is not solely the excuse. Na baka, ayun, hindi mo lang alam kung saan siya. Hindi mo lang alam kung anong research design siya. Kaya sasabihin mo, basic qualitative research. No, that should not be the case. Pero in the end ba, alam naman natin sino bang magde-determine talaga kung anong research design. Siyempre, ang panel member, with the approval of the panel member, siya magsasabi sa'yo kung ano ang research design. Ang research design po, pag nagtuturo ka ng qualitative research, dapat malinaw din po sa'yo yung mga yan. So, umpisa pa lang po ng study, kailangan malinaw. Kaya yung pong example na binibigay ko kanina sa inyo, na kung saan nagreklamo yung isang magulang, bakit gustong mag-ethnographic study, ng study ng anak niya ay ayaw po siyang payagan. So, basically, dapat nakikita natin kung ano ba yung requirement ng particular research design na gustong gamitin ng bata, or kung hindi man niya gustong gamitin, hinihingi ng study, because I think that is the major concern kung ano po yung hinihingi ng nature ng study. Okay po? And then of course, pagkatapos ng research design, kailangan din po nating malaman kung sino yung mga participants o key informants o co-researchers, tinatawag natin silang co-researchers sa ibang mga types of study, kasi bahagi na yung mga participants natin, quote-unquote participants, ay tinuturing natin na kasama sa study, kasama natin silang naglalakbay, kasama sila sa kwento, and other sources of data for other types of study. So kailangan po, pag binasa yung research natin sa method section, malinaw kung sino yung mga participants natin, kung sino yung plano natin. Kasi tandaan po natin dito sa method section, everything is a plan. Pag magpo-propose ka, kaya nga po diba ang method section, kung mapapansin ninyo, naka-future tense po siya kapag nagpo-proposal tayo. Kasi parang inilalahad mo sa panel members mo na this is my study, ito po yung intro niya, ito po yung method, ito po lahat ng plano kong gawin. Kaya naka-future tense siya. Kaya pagkatapos ng study, kapag magpa-final defense ka na, magpa-past tense siya kasi nagawa mo na. Pero yung naka-future tense pa siya during the proposal stage, that is a sign that you are asking permission from the panel members na these are my plans, payagan niyo po ako. Kaya nga, sorry po sa mga iba nating mga panel members without offense po. Kung minsan nakakainis na kinukwestiyon ng isang estudyante sa bakit niya ginawa ito, bakit ganito ang ginawa niya during final defense. Pero alam naman po natin na ang gagawin ng estudyante ay base lang sa approval doon during the proposal defense. Kaya nga po napakahalaga sa atin. Ako po, alam niyo kung minsan merong mga scenario na iba yung mga umuupo kapag final defense at saka proposal defense. Ideally sana sila rin po, no, para mas natitrace nila kung ano yung ginawa ng estudyante. Hindi yung pagdating mo sa final defense, ibang tao na naman ang nakaupo, kailangan mong pagipaliwanag sa kanya kung ano yung inaprobahan ng mga panel mo during proposal defense. So, isa po sa mga inaprobahan nila, kailangan malinaw sa method mo, sino ba yung mga magiging participants mo? Paano mo malalaman kung sino sila? Siyempre, alamin mo tungkol ba saan ang study. Although, ayoko pong gamitin sana ang salitang population because it's mostly ginagamit po natin yan sa quantitative research. Siyempre, alamin mo kung sino yung mga taong pinag-aaralan mo. And then, ilan sila? Sino sila, ilan sila, kailangan malinaw po yan. Pag may nagpo-propose po ng study sa akin, either sa mga estudyante or sa mga guro po, tinitingnan po natin kung malinaw sa kanila, ilan ang plano nila. Kahit hindi pa eksakto, syempre po, kailangan bukas po ipapaliwanag sa atin ni Professor Dyna paano alamin ang sample size sigurado sa quantitative research. Sa qualitative research, magkaiba po sila, di ba? Sa quantitative research, alamin mo ang population and then you're gonna compute for the sample size. Pero sa qualitative research, hindi ganon. In fact, meron nga isang nag-comment na magaling na researcher sa qualitative research. Sabi niya, sample size is not even a concern in qualitative research. Although, merong mga authors na nagre-recommend. Halimbawa, merong author na nagre-recommend na dapat kapag phenomenology, ganito ang sample size mo.
meron namang another author na nagre-recommend. Depende kasi sa cite mong author kung ilan ang recommendation niya plus ang justification niya kung ilan ang kanyang nire-recommend niya. But all of those things are only recommendations. They are not requiring you kasi tayo pa rin ang researcher at ang panel member natin na mag-decide kung sa huli ay ilan ang magiging participants natin. Siyempre, hindi naman po paramihan sa qualitative research. Hindi naman mahalaga sa atin na sobrang dami ng participants natin. Ang mahalaga, yung mga participants natin, napili natin sila na sila talaga ang panggagalingan ng mga pinakamalalalim na datos na nakakailanganin natin. Okay po? So, yung iba, kino-question nila, halimbawa, biro lang po ito, no? Hindi ko sure kung legit ang info. Parang mayroon daw pong isang senador na nagko-question. Halimbawa, kino-question niya ang resulta ng survey. Million-million daw ang mga Pilipino. Bakit 1,200 lang ang 1,200 lang ang interview? Paano mo raw masasabi na legit 'yon? O ibig sabihin po noon, may baka si Mr. or Miss Senator ay hindi po ganoon ka na-inform regarding sa representation ng ganoong number lamang. Kasi ano po 'yan? Valid po 'yan, 'di ba? Kaya nga kung mapapansin natin ako, ang parating analogy ko po diyan, halimbawa sa sir, gusto kong pag-aralan yung opinion ng mga estudyante na 5,000 po sila sa estudyante na to. Pero ang pinakita po sa akin ng sample size calculator o kaya ng ginamitan ko pong sample size technique, ang pinakita lang po niya ay 1,200 halimbawa, yun lang po. Masasabi ko po ba sir na yung 1,200 na yun, opinion na yun ng buong school na yun? The answer is yes, because they are representation doon sa ano na yun. Ang analogy ko po diyan, sabi ko nga, parang pag kumukuha ka po ng drops of blood sa tao, di pa pag aalamin mo yung kalusugan niya, kailangan mo lang ay konting sample. Sample lang nung blood, sample lang nung tao. Hindi mo naman kailangan sipsipin lahat ng dugo niya para malaman mo kung healthy siya. So, ganun din po ang logic sa research. Although sa qualitative research, sabi ko nga, hindi naman po ito paramihan. Ang mahalaga, makuha mo yung talagang mga taong kailangan mo. So, kapag alam mo na kung sino yung magiging participants mo, key informants mo, or researchers mo, ang susunod mong aalamin ay ilan sila, and then paano silang pipiliin. Kasi halimbawa, kapag nalaman mo na kung ilan sila, ang susunod ngayon ay yung pagpili. Ano yung criteria na gagamitin mo? Ano yung sampling technique mo? Mayroong mga sampling technique na may criteria sila. Halimbawa, sa purposive sampling, how did you determine your specific participants? Anong sampling technique ang gagamitin mo. Recently po, meron kaming post sa siyempre, pag nagdi-discuss po tayo sa mga estudyante, kailangan para hindi rin po sila nabobore. Medyo ano ka rin, medyo humuhugot ka rin ng konti para alam mo mga bata, kahit gano'ng ka-importante yung lesson, pag naboboring sila, ay hindi talaga nila ma-absorb yan. Halimbawa, on sampling techniques, sabi ko po dun sa post, dun sa page natin, anong sampling method mayroon ang nililigawan po. Ito yung paraan kung paano natin na malalaman, mapipili kung sino yung mga participants natin. Nung bata-bata pa siya, purposive sampling. Medyo maselan pa yan, marami pang criteria. Dapat ganito siya, dapat ganito ka, dapat ganun ka, dapat gawin mo to. So, napakaano pa niyan. Siyempre, usually tayo sa qualitative research, purposive sampling po ang ginagamit natin kasi napakaselan ng pagpili na dapat yun talagang mga tao na yun ang mapili natin. Sa dinami-dami ng mga tao, sila yung karapat-dapat na maging participants natin. Pagkalipas daw ng 10 years, magbabago yung sampling technique niyan. Magiging snowball sampling na lang. Medyo kumunti na yung hinahanap niya. Basta may ma-refer ang kaibigan niya, okay naman sa kanya. Pwede na. Di po ba sa snowball, tinatawag din po natin referral sampling. Kasi usually ginagamit po yan kapag rare yung mga sample natin. Halimbawa, meron silang mga case na sila lang ang magkakatulad, kaya magkakakilala sila. Kaya nga ang quotation or motto na ginagamit dito sa snowball sampling, sabi nila yung tell me who your friends are and I'm gonna tell you who you are. Kasi parang kilala mo yung mga taong kauri mo, kaya marirefer mo sila. Hanggang dumami sila ng dumami, kaya tinatawag nating sampling as snowball sampling. And then lumipas na naman ng 10 years. From purposive snowball, magiging simple random sampling na lang. Lahat ng manliligaw niya, may chance na magbunutan na lang kung sino yung swertihin. So, and then pag talagang malapit na raw po yung pagsarhan ng kalendaryo,
magiging convenient something na lang. Ibig sabihin, kung sino na lang yung makita niya, yun na. Kaya dapat nandun ka. Kaya nga po ang lesson learned, matuto kang magantay, yung nililigawan mo, akala mo na wala kang chance, darating ang panahon, magpabago rin ang sampling na technique niya or sampling method na ginagawa. Pero mind you lang po, mga kasama, we're not just referring to qualitative research dito po sa sampling na binibigay ko. Kasi meron po dyan na usually, alam mo, simple random sampling, usually ginagamit po natin yan sa quantitative research. And of course, if you can review a little about yung probability and non-probability sampling, kung saan naka-under po ang bawat isa. Okay po? So, regarding the sampling technique. Now, kung meron tayong other sources of data, kasi alam na po natin ang sources of data, hindi lang naman mga words na galing sa mga tao, hindi lang naman mga statement na galing sa mga tao. Halimbawa, kung ang pinag-aaralan mo ay tungkol sa kasaysayan ng isang o kaya tungkol sa isang pangyayari na usually patay na yung mga tao, magbe-base ka sa ibang mga datos. Magbabasa-basa ka. Kung sa content analysis yan, gagamit ka ng ibang mga materials na pwedeng magbigay sa iyo ng datos. Kaya nga po, meron ding part na is-specify mo kung nandoon sa study mo other sources of data. Next po, regarding the instrument. What research instrument or materials will you use? How were they developed? Write also the validation process, including the qualifications of the validators. Sa instrument po, sa Quanti, ang madalas na ginagamit nila kapag nag-survey, natural yung survey questionnaire, o kapag sa atin naman, kapag nag-interview, usually face-to-face interview, yung mga interview guide na tinatawag. O kaya kung observation yan, yung observation checklist. Medyo mag-ingat lang po tayo sa terminology para hindi rin nalilito yung mga estudyante. Halimbawa, pag tinanong kanila kung anong data gathering technique mo, ang sagot mo, survey. Yun ang data gathering technique. E ano yung data gathering instrument? The survey questionnaire or simply questionnaire. Kapag tinanong kanila, kapag anong data gathering technique mo sa qualitative research mo, halimbawa, ang sagot ay interview, face-to-face interview, ganoon, in-depth interviews. Ano ang instrument mo? Yung interview guide. Kaya kapag observation po, ano yung kasi, kahit naman observe, kahit hindi naman, hindi mo kinakausap ang tao, makakolect ka naman ng data, di ba? Yung dun pumapasok ang observation. Kaya nga, minsan mag-ingat-ingat kayo, yung mga taong katabi nyo, hindi kayo kinakausap, pero alam, ang dami ng alam sa inyo, baka nag-observe yan. Gagamitin po natin ano doon, ang gagamitin po natin instrument ay yung tinatawag nilang observation checklist. And then, how were they developed? Mahalaga din pong i-discuss yun sa part ng instrument. Alam niyo po sa qualitative research, di po ba meron tayong mga paraan para makabuo tayo ng instrument na gagamitin natin? Una, pwede kang mag-develop ng sarili mo. Pangalawa, pwede ka rin mag-adapt sa mga existing instrument. Kasi parang ang logic noon, available na, bakit kapag gagamit ng ibang instrument kung available naman ang mga instrument na nandiyan na. Although, merong pros and cons yun. Pag nag-adapt ka ng sarili ng instrument ng iba, syempre pagpapaalam mo pa yan, susulatan mo pa yung agency or office or author na gumamit niyan. At kung minsan hindi swak na swak yung tanong, merong mga tanong na hindi fit doon sa gusto mong mangyari. Pwede ka rin namang mag-develop ng sarili mong instrument. Although syempre yung proseso ay matagal din kasi dumadaan na lahat naman ng instrument dumadaan yan sa tinatawag nating validation process. Kailangan maipaliwanag mo paano ito na-check, saan naka-anchor yung mga tanong mo. Including the qualifications of the validator sa mga panel defense po natin, sa mga defense po ng mga estudyante natin, tinatanong din po nila yung validate, yung qualifications ng mga validators natin. Siyempre yung alignment, napakahalaga po na aligned yung nag-validate ng instrument doon sa mismong study. So usually po, in qualitative research, we develop our own instrument aside from the fact that we are the main instrument as the researcher na kung saan nakakapag-adjust tayo depende sa hinihingi ng sitwasyon. Pero maliban sa atin bilang main instrument, gumagamit pa tayo ng katulong natin ng instrument. Na sa, usually sa Quali, sabi ko nga po, nagde-develop tayo ng sarili nating instrument. You know the reason bakit po nagde-develop tayo ng sarili nating instrument madalas sa qualitative research? Because we're dealing with individual persons na may
kanya-kanyang kwento. So, bakit ka mag-a-adapt? Halimbawa, nagkataon na parang, sir, parang magkamukha po yung study namin, may pagkakahawig po yung study na study ni author A kay author B. Pwede ko po kayang gamitin yung sarili niyang instrument. Pwede naman siguro, pero ideally sa Quali, dahil we're talking of the individualities, bawat tao may kanya-kanyang kwento. Kaya nga, gumagamit tayo ng sarili nating instrument. Nagde-develop tayo kasi parang ang logic nun, hindi mo ma-fit yung panukat na ginamit mo sa isang tao doon sa panukat na gagamitin mo pa sa ibang tao. Kasi nga, yun nga, the logic na ano na mayroon tayong kanya-kanyang story. No matter how seemingly these stories are. Okay po? Di po ba natatandaan po natin sa mga philosophers po sa inyo, lalo na this is qualitative research po. One philosopher, Heraclitus yata, kung di ako nagkakamali, sabi niya, you cannot step into the same river twice. Ibig sabihin, bawat karanasan ay may sariling karanasan, ay panibagong karanasan. Kasi ang logic nun, kung titingnan mo yung technical, yung sinabi niya, pag dumaan ka raw sa river, syempre nagpo-flow yon. Nung inapakan mo yon, yung napakan mo yung part na yon, pagkaalis mo, nag-flow na yon. So sa susunod, kahit umapak ka sa parehong pwesto, ibang tubig na yung naapakan mo. Maliban doon sa iba na rin siguro yung situation mo sa panahon na yon. So pero applied in real life, ang sinasabi lang noon ay bawat karanasan ay panibagong karanasan. Therefore, particularly in qualitative research, we cannot use a measurement na ginamit natin sa ibang tao sa pag-measure mo doon sa iba pang tao. Of course, insofar as questions are concerned, I'm not saying that we box or we really literally measure. Okay po? Next, you have to discuss sa method section pa rin po the data collection, yung tinatawag nating data collection procedures. Pwede mo pong isulat dito yung mga procedures mo or yung plan, paano mong kokolektahin ang datos. Yung iba po, ginagawa po nilang 3 parts ang data collection nila. Yung tinatawag nating pre-data collection, actual data collection, at saka po yung post-data collection. Meron kasing mga schools na gusto nila talagang super detalyado itong mga ito, na kailangan makita nila ano yung plans mo bago ka mag-collecta ng datos, ano yung mga plans mo kapag actual na magkokolekta ka na ng datos, ano yung mga gagawin mo pagkatapos mong magkolekta ng datos. Meron din naman pong minsan, makakachempo ka, sabi ko nga siguro, depende talaga sa nag-check na ayaw niya na, basta sabihin mo lang in general na kailan mo gagawin ito, ano yung mga considerations mo before collecting the data. So, depende po sa kausap po natin. So, that's the data collection procedures. Ngayon po yung ethical considerations. Part din po ito ng method section. Yung iba po sa dulo po ito after ng data analysis. Kung mapapansin niyo po dito sa slide ko, ethical considerations tapos data analysis. Meron din po ako nakikita naman ng mga papers na nasa dulo po ang ethical. So again, that's only a format na sinusunod per university. So what ethics in research will you consider in the conduct of this study? Like yung walang plagiarism, walang conflict of interest, that you're gonna protect the confidentiality clause in research, etc. Kaya nga po, kung may time po kayo, pwede nyo pong ipapanood sa mga estudyante nyo. Meron po akong, nagbigay po ako ng video lecture sa isang TV station dito sa Region 3 namin, CLTV. Ang topic po niya ay values education as an indispensable ingredient in doing research. So makikita po dyan yung mga, nag-share po ako dyan kung ano yung mga i-considera kapag tayo yung particularly insofar as values education and of course iba yung ethics na tinutukoy natin but we have related the two po. Kaya nga po sabi ko doon sa post ko ng August 18, napakalaki pong hamon ngayon ang kinakaharap ng mga colleges and universities. I do not know in all other regions siguro except not only in Region 3 kasi nagpalabas sila ng memo kung saan na kailangan mag-establish ng kanilang respective research ethics review committee with the following concerns. Number one, accreditation or recognition of the said committee. Kasi hindi naman pwedeng basta mag-assign ka lang ng kayo yung mga nagtuturo ng research, kayo ang sa ethics committee.
dumadaan po ng accreditation kung susundin po natin ang proseso. And then the qualifications, sufficient ba yung training ng mga committee members? Si Dr. Sarmiento po, si Dr. PJ, isa po siya sa mga founding members po ng ethics board, ethics review board ng Holy Angel University. I think ang AUF, no, Sir PJ, mayroon din po siyang certain level na mataas na regarding sa ethics review. So napakahalaga rin po na na establish natin ito sa ating mga studies. Kasi lahat ng bagay, sa talino po nating mga tao, lahat ng bagay halos kaya na nating gawin. Pero hindi lahat ng kaya mong gawin, dapat mong gawin. Kasi mayroong ethics na nagsasabi sa'yo sa kung ano yung tama at saka sa kung ano yung mali, diba? Kaya nga po napakahalaga that we protect the welfare not only of ng sarili natin, lahat ng involved doon sa ating study. Okay po? And then data analysis, ang usually po ang nakikita natin sa pinaka last part ng ating research ay yung data analysis, or sa iba yung plan for data analysis. How do you plan to analyze and interpret the data that you have gathered? If qualitative, what qualitative data analysis will you use? If quantitative, quantitative data analysis will you use? Will you use data analysis as software? Meron pong mga universities na nagre-require na gumamit ka ng certain software pag data analysis. Hindi lang nila inaano yung manual analysis or yung hand coding na tinutukoy nila. Yung iba po na they require, siguro encourage or recommend sa mga estudyante nila to use a certain software. Sa atin po sa data analysis, medyo isa po ang data analysis ng qualitative research sa pinaka challenging part ng research process, particularly sabi ko nga po in Quali, kasi you're dealing with words eh. Parang pagkahaba-haba ng sinabi niya, paano mong hahanapin ng kahulugan, paano mong i-develop yung mga tinatawag nating mga codes regarding thematic analysis, paano mong hahanapin ng mga similar concepts, paano mong hahanapin ng mga ang emerging theme at bumubuo ka pa ng framework sa dulo. Kaya nga po yung mga nagsasabi na, naku, madali lang yung qualitative research, mag-ano ka lang dyan, mag-interview ka lang dyan, tapos i-list mo lang yung mga sinabi nila, hindi po siya ganun kadali. Hindi ko naman sinasabi na hindi ko po dinidiscourage na mag-uwag qualitative research. Siguro po ang punto ko lang doon ay pinag-aaralan po siya. Na kapag natutunan mo siya ay napakasarap din palang alamin yung kwento ng tao na ganito lang ang kababaw ang alam mo. But when you begin your research, nakikita mo when you collect data, nakikita mo kung ano yung tunay na kwento ng kapwa mo. And then of course, the finding section po. Sa intro, method, and then findings. Sa findings po, syempre meron tayong tinatawag na verbatim transcriptions or yung verbatim transcripts. Kung sampu ang mga participants mo or mga key informants mo, meron ka rin pong sampung set ng verbatim transcripts sa kanila. Usually sabi ko, although sa findings po, sa IMRAD format or IMPAD format, hindi po natin nilalagay ang verbatim transcript. Ina-append lang po natin sila na usually pinipirmahan ng ating mga participants o kaya yung iba pong mga researcher ang ginagawa nila yung mismong interview. Di po ba nag-audio record tayo kapag nag-interview tayo with the permission ng ating mga participants? Sinisave nila sa mga CD. Depende po sa requirement ng institution for purposes of verifying the authenticity of the data gathered. Bakit meron pa pong mga ganyan? I do not know kung sa mga schools po ninyo pinapractice yun. Pag nag-interview sila, gusto mo naka-append pa yung mga verbatim transcript na firmado pa ng mga participant na katunayan. Yun nga yung naging usapan nila, naging conversation nila. O kaya pinapasave pa sa CD sa iba, ina-append doon sa manuscript kapag mag-final defense. Kasi nauso na rin po yung data fabrication ay unfortunately, merong iba na nakakapag-produce ng research na hindi mo magtakaka, hindi naman siya nag-collecta ng datos. Magtakaka paano niyang na magic na meron na siyang research, di mo naman alam na nag-collecta siya ng datos. So, bine-verify po yung authenticity ng mga datos. Kasi marami pong mga manluloko ngayon na makikita mo kapag ni-review mo yung mga datos niya kung talagang authentic yung mga data na yun. Okay po? And then, syempre po, pag nag-analysis po tayo, kasama na rin po, yung inaalam po natin yung sa dinami-dami ng sinabi ng participants, alamin mo kung ano lang yung mga key points doon. Minsan kasi makachempo ka ng
sorry to say po, no? Minsan makachempo ka ng participant na ang daming sinasabi. Tapos kapag inanalyze mo yung mga datos, konti lang pala yung kahulugan na makikita mo doon, yung mga importante. Siyempre, ikaw, pag mag-verbatim transcription ka, pagod na pagod ka, ano yung sulat mo kapag mag-analyze? Yung tipong maka 4-5 paragraphs ang sinabi niya. Tapos nung i-analyze mo, naku, ito lang pala yung gusto niyang sabihin. Ang dami pa niyang mga sinabi na hindi mahal. Although malaking hamon din sa yun. Kasi ikaw naman ang nag-i-interview, di ba? Dapat kontrolado mo rin yung flow kung saan direksyon na pupunta na yung usapan niyo. Pwede rin naman pong baliktad. Meron tayong mga man of few words. Konti lang ang sasabihin nila. Pero pag nag-analyze ka, magagamit mo lahat yung mga sinabi nila. Kasi nandun na yung gist, nandun na yung laman ng mga sinasabi nila. So, dyan po lumilitaw yung mga key points, yung mga codes. And then nag-assign tayo ng mga IDs sa kanila para hindi ma-identify yung kanilang mga pangalan because we protect their identity. Yung iba po, ayaw nila yung ID. Like halimbawa, PRT1, Practical Research Teacher Number 1, PRT2, tapos PRT2A, PRT2B. Kasi yung iba parang nalilito sila sa ganun. Yung iba, mga gumagamit na lang po mga pseudonyms sa qualitative research. Halimbawa, lalagyan mo na sila ng mga codename nila, aka Maria. Okay lang naman po na mag-codename ka eh. Anyway, konti lang naman usually yung mga participants natin sa qualitative research. So, hindi ka naman mauubusan ng pwedeng ipangalan sa kanila. Of course, with their agreement, do not forget that. Po, part po ng ethics yun. Kailangan mag-agree sila dun sa gagamitin mong pseudonym or code sa kanila. Baka, halimbawa, ang pangalan niya ganito, medyo hindi pala kanais-nais sa kanya. And of course, syempre, palilitawin po yung mga similar concepts or mga categories. And then sa dulo, as part po ng isa sa mga pinakahinahanap natin kapag nagko-qualitative research, yung mga tinatawag nating emerging themes. Alam niyo po, sa findings, usually, nakalitaw na lang po itong mga themes. Tapos naka-under na lang yung mga similar concepts and categories and key points. Para pagbukas pa lang sa findings nung mambabasa, makikita ka agad niya kung ano yung mga themes. Okay po? So, in the findings, you only present what you have actually gathered and analyzed. You don't yet give your own interpretation or explanation at this point unless you are required to use a format where your findings or results and discussion are already integrated. Halimbawa po, yung naka-per chapter po, yung findings and discussion nila kung qualitative research yan, ay magkasama na po doon. Binabanggit mo yung mga findings at the same time, you are doing the discussion na. Pero sa IMRAD or IMFAD format po, ang ginagawa po natin, doon sa findings, yung mga na-gather mo lang na data na na-analyze mo lang, sila lang ang nakalagay doon. Pinipresent mo lang ang findings mo. Wala ka pang ginagawa, hindi mo pa pinapasok ang literature mo, ang connection nito sa ibang mga studies, ang sarili mong interpretation. Kaya nga sabi ko, this is the ideal. Ang ideal po, there is a proper section where you can reserve all your energy and apply your critical thinking and interpretation of things. That is the discussion part, yung quote-unquote climax ng study. Pero in reality po, kung minsan mababasa natin na most papers are failing on giving their full energy in the discussion part, writing everything that they've gathered in the finding section and failing to give meaning on this in the discussion part. Lalo na po sa qualitative research, mga dear colleagues, because we are dealing with words. Because we are dealing with words, ang nangyayari dito, syempre, marami ka nakukuhang mga transcript, marami ka nakukuhang mga text galing sa mga participants mo. So pagdating sa findings ngayon, no, kaya pagdating sa research mo, yung iba, kung hindi sila marunong mag-analyze ng kukunin kung ano lang yung talagang gist nung mga transcript na yon, inilalagay lahat nila sa findings nila, inilalagay lahat nila sa manuscript nila. To the point na kapag ni-review mo yung paper, parang nakukulangan ka sa discussion. Kasi ang nakikita mo, puro mga transcript lang. Inulit lang niya yung mga sinabi, pinresent lang niya, pero yung part niya bilang isang researcher, nawawala or nagkukulangan doon sa discussion part. Kaya nga po maganda, napaka-review rin po natin. Lalo na po madalas nangyayari po yan sa qualitative research. Pansinin mo ang mga manuscript. Ang manuscript ba ay parang nilagay lang niya, pinresent lang niya yung mga
yung mga text na nakuha niya or nagkaroon ng kalaban ng sinasabi ng mga nung text at saka nung mismong interpretation ng tao o kaya yung mismong yung ginagamit niyang doon sa mga datos niya kung paano po yung kung paano niya po ito dinidiscuss. Okay po? So that is one tip that we can give po. Now let us go to the discussion part. Sa discussion part po sa IMRAD format, naka-integrate na po dito yung ano, naka-integrate na po dito yung conclusion and recommendation. Di po ba sa per chapter na ginagamit natin sa ibang, I think dito sa amin sa Region 3 meron pang mangilang-ilang basis na napansin ko po no, kasi syempre alam ko po yung iba dahil mga tinutulungan po natin from different schools din. Meron pang isa or dalawang universities yata na naka-per chapter pa rin sila. Banda sa dulo, nandun na sila sa presentation, analysis, and interpretation. And then sa last chapter nila, yung summary of findings, conclusion, recommendation. And then mostly po, yung mga nakita ko naman, nandito na po sila sa IMRAD or IMPAD format. Sa discussion, naka-integrate na rin po. Makikita nyo po ngayon dito sa example na ibibigay ko, kung ano po yung kagandahan ng ini-integrate mo na kaagad yung conclusion and recommendation kaysa tapusin mo pa lahat ng discussion ng teams mo tapos gagawa ka pa lang ng isang section kung saan mo ilalagay ang iyong conclusions and recommendations. So tingnan po natin. So halimbawa po ito, isa po itong study na ginawa ng isang kaibigan. Ano ko, ano napindot ko sa po? Ito po. Meron po siyang tanong dito, what are the various factors? Para lang po makita nyo kung paano ko po dinevelop yung discussion sa part na ito. What are the various factors which you think employees consider in staying or in committing themselves in the organization? And then ang lumitaw po na number one team ay monetary considerations. Under monetary considerations, ito po yung mga similar concepts or mga categories. Yung compensation salary, benefits and allowances, job security like pension plan. Na kapag pinagsama-sama mo po, lumilitaw po yung tema na it's all about money, that is number one. So paano ko po siyang ipipresent using the IMRAD format? Pwede ko kung ginagamit ko po yung format na your team. Sa unang part, sasabihin mo yung team na lumitaw. And then integrate mo yung sinasabi ng related literature and studies mo and other sources kung mayroon ka. And then pangatlo, ibibigay mo ang sarili mong pagkakaunawa bilang isang researcher kasi kailangan ibibigay mo rin ang sarili mong pagkakaunawa. Hindi pwedeng pinipresent mo lang yung iba't ibang mga datos from other sources. Kailangan bilang isang mananaliksik, you also have your own interpretation of things. And then magko-conclude ka and then magbibigay ka ng recommendation. Kung mapapansin nyo po sa paragraph na ito, nandito na po lahat. Nandiyan na yung team mo, in-integrate mo na yung RRL mo, nandiyan na yung interpretation mo, nandiyan na yung conclusion, nandiyan na yung recommendation. Eh isang team pa lang po ang pinag-uusapan natin dito. Napakarami pong teams na lumitaw dito sa study na to. Siguro sabihin natin 10. So, ang gagawin po natin dito, i-discuss natin, maglalagay tayo ng conclusion, recommendation per team. So, hindi mo na kailangan tapusin ang buong ang lahat ng 10 teams tapos pagdating dun sa dulo, doon ka palang nag-i-insert or nag-i-integrate ng conclusion and recommendation. So halimbawa po dito, ang lumitaw po na team, di ba, monetary considerations. But you can, yung team na monetary considerations na yun, pag ginamit mo siya sa sentence mo, pwede mong gamitin na sentence form at maaari mong gawin na mas pagandahin ng pagkakasabi kaysa lang sa sabihin mo, team number one is about monetary considerations. So, halimbawa, dito po, ang nagamit po dito, ito po yung team niya, no, yung naka sa bold letters mo, sa first sentence. No one is employed for charity. One goes to work to have a decent living for his or her family. So, sa madaling salita, monetary considerations, yes, maganda yung magserbisyo ka, pero siyempre, kaya ka nagtatrabaho para doon to earn a living for your family. And then ang naka-underline po sa mga sumusunod na sentences, naka-underline, ito naman po yung dun sa part na integration of related review of related literature and studies. This is supported by the study of Santibanez 2016 that argued that compensation or salary is the first and foremost consideration of an employee in staying committed in the company. And then however, Flores 2015 negates this idea, saying that compensation is not at all times the reason why an employee stays or leaves the company or the organization. Kung mapapansin po ninyo, yung in-integrate kong related literature dito or in-integrate ng researcher pala ay naglalaban, nagne-negate yung mga idea. Okay lang po ba yon? Yes.
Bakit? Kesa naman na i-present mo lang yung mga studies na nag-a-agree sa study mo. Sa tingin ko, mas kapanapanabik ang isang discussion ng isang team kung ipapakita mo rin yung ibang angulo from other studies. Halimbawa po dito, sabi lumilitaw daw kay Santibanez na okay talaga ang compensation, siya ang number one concern. Pero sinasabi naman ni Flores na hindi sa lahat ng panahon sweldo ang usapin sa mga empleyado. So I think nagkakaroon ng pagtatalaban ng isipan doon sa dalawang literature. And I find that one as a good way of introducing or integrating your related literature or yung mga sources mo. And then ito pong susunod na nakasulat dito na hindi naka-underline, it can be assumed therefore that while generally compensation is a great influence on employees' loyalty or commitment in the company, there is still a debate on its primary significance in arriving at a decision to either stay or leave an organization. So yun naman po ang sarili mong ano, ang sarili mong pananaw. Kasi nakita mo nga, nagtatalaban si Santibanez tsaka si Flores, nagkakaroon ng quote-unquote debate sa kanila. So ang interpretation mo ay hindi pa talaga ganoon. Wala pa talagang 100% na nagsasabi na salary o kaya other ang consideration para manatiling loyal sa company. And then ang susunod pong naka-underline, yun na po yung conclusion. From this discussion, it can therefore be concluded that despite the concerns on whether or not compensation is the primary reason why employees stay or leave an organization, its influence on this decision can never be denied. And then the last part po will be the recommendation. Alam niyo po, kung 10 yung teams, 10 ganyan po yung 10 ganyan po yung ginagawa sa IMRAD format or IMPAD format. Kaya pagdating mo sa dulo, huwag ka nang maghahanap ng nasan yung section niya para sa conclusion or recommendation. Kasi ang ginawa niya, per team ay nag-i-integrate na siya ng kanyang conclusion and recommendation. Alam niyo po, in reality, pag nagde-defense po ba yung mga estudyante, pag nagpa-final defense po ba, ipapadiscuss mo ba yung mga findings niya, tapos pabayaan mo lang nasabihin niya yung mga findings niya, and then sa dulo, tapusin niya lahat yun, ipapakita, dun pa lang niya sasabihin ng conclusion and recommendations niya. Hindi rin po, di ba? Usually, nag-i-insert ka na ng conclusion and recommendation mo doon pa lang sa part na yun. And I think, maliban sa ginagawa mo yun orally during defense, makikita rin yun ang kagandahan nun when you write the paper. At least, hindi masyadong malayo yung conclusion and recommendation mo doon sa mismong part na dinidiscuss mo or team na dinidiscuss. And then of course po, syempre sa isang qualitative research, usually meron tayong nabubuo na framework or model depende doon sa mga lumabas na teams. Gumagamit tayo ng illustration, gumagamit tayo ng figure kung saan ina-explain po natin ang mga ito. So nakita po natin kung paano natin sisimula ng Quali at kung paano din po yung overview kung paano siyang matapos. Pero sabi ko nga po, marami pa po tayong kailangang i-discuss mga specific topics na we can discuss sana po sa mga susunod nating webinar sa makapag-participate pa rin po tayo. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig at oras. Thank you very much, Dr. Sanchez, for your presentation. So I think we can now entertain some questions. No? A while ago, I saw some questions, kaya lang nabura po sa akin because I got out of Zoom kanina. But if we can go back to some of them, ang naalala ko yung isa na tanong is that they are asking if required ba talaga daw yung RRL when we do journal writing, particularly sa publication. Related literature? Yes, opo. Kasi po, ito po yung mag-build up ng ano natin eh. Pwede pong malaman kung sino yung nagtanong nun para makausap din po natin. Para makita po natin ano yung pinanggagalingan ng tanong. Kanina po galing yung tanong. Para makita natin kung may experiences sila na baka nasabihan sila na walang ganito. Maybe know po kung kanino galing ang tanong na yun. Na required ba talaga na gumamit ng related literature and studies sa ating mga lalo na mga journal for publication? Ay, hindi na po siguro matrace. Sa akin pong opinion, siguro po kasi
yun po yung magbibuild sa study mo eh, para malaman mo kung ano yung research gap, ire-review mo yung mga nakaraang studies. I do not know kung hindi mo pag-aaralan ang mga nangyari before, ang mga findings ng iba, I do not know kung paano mo i-build up ang isang study mo. Kasi you will always consider kung ano yung nagawa ng iba at kung ano pa yung hindi nila nagawa, kung saan pwede kang, kung saan maaari kang pumasok or mag-contribute pa. So there is one question, Doc Richard, no? Yes, sabi niya, I think he is writing, no, a thesis. Sabi niya, I need your expertise and suggestion about this. I am conceptualizing my master's thesis about the experiences of math teachers in implementing the non-numeracy program of the school. So the collected experiences, narratives, after analyzing may become a guideline in developing a division-wide policy for non-numeracy. So what is the best or appropriate research design for this concept under qualitative method? I am choosing grounded theory or phenomenology. Siguro po kung depende kasi sa target mo eh. Halimbawa, kung phenomenology yan, ang phenomenology kasi, para sa akin sir, no, Sir PJ, kung kanino man po galing ang tanong na yun, mas applicable siguro dyan. Not also grounded theory, because I don't think you're developing you intend to develop a particular theory by just delving into their experiences. Unless that experience po, or those experiences can be said na yon ay mga kakaibang mga experiences nila na nararanasan nila on temporal things, kung hindi pa yan ginawa, dun pa lang siya magpo-pause sa phenomenology. Pero kung mga experiences per se pa lang sila, wala namang something na kakaiba doon, something na masasabi nating there is a particular phenomenon na involved, then I think mag-fall siya sa basic qualitative research. Hindi dahil sa wala na tayong ma-determine na research design, kung hindi dahil kung magpe-phenomenology yan, kailangan mo kasi yung requirement ng phenomenology para malaman mo na fall siya ng phenomenon. Meron ba talagang phenomenon? Ito ba ay nararanasan ng temporal ng grupo ng mga tao to the point na masasabi mong kakaiba ang experience na ito, o baka kasi maaaring kinagawa na rin ito sa ibang mga level or ibang mga fields. Okay. So I think yung nagaling pala yung question kanina kay Mr. Mark Anthony Polinar. So another question from him, sabi niya, how about journal articles? Are they following IMRAD INFAD format? So like compressing the research to 6 to 8 pages. Thank you po sa tanong na yun, Mr. Apolinar. Actually po, isa sa mga reasons, kaya po yung most universities ngayon ay nag-IMRAD INFAD format na sila. Kasi nga po yung mga mostly journal publications ngayon, nandoon na po sila sa part na, pansinin nyo po yung mga journal po natin nasa mostly po, hindi mo na makikita yung per chapter talaga. Kasi concise na ang IMRAD format, di po ba? Kaya nga sabi ko nga sa mga estudyante ko sa Pampanga High School nung nandun pa ako, kasi po I had a reassignment recently. Bakit ko ituturo sa mga estudyante yung ginagawa dati pa, kung meron ngayon na sa tingin ko, when they go to college, yun din ang kailangan nilang malaman. Of course, no offense po sa mga universities na nandun pa rin sa per chapter. Kasi pag IMRAD format siya, sir, maliban sa nakakonsay siya, hindi na nila ipapa-edit, nandun ka na sa talagang ano eh. Kumbaga, hindi na magtatagal yung yung publication process mo, yung publishing process mo, kasi nga na format na doon sa gusto nilang format. But I'm not speaking sa lahat po ng publications. Mostly po, mga publications ngayon ay nasa IMRAD format po sila. Okay, so another question. So sabi niya, coming from Ma'am Judy, good evening po, my approved working title is Language Teachers, Lived Experiences, Changes, Chances, and Challenges in Teaching English via Distance Learning. So does it fall po ba under Pheno Research Design? Thank my you. Approved working title is Language Teachers. Alam niyo po, pag ginamit yung live experiences, dun pa lang, kung yun ang inaprobahan ng panel, nilagay niya yung salitang live experiences, that already gives you the signal na it's phenomenology. Kasi parang palitan lang po yan eh. Natatandaan niyo po yung example ko kanina, yung every drop counts, the live experiences of
people living with hemophilia. Pwede ko pong papalitan ng ganito yon. Every drop counts, a phenomenological research on the lives of people living with hemophilia. So ano lang yung pinalit ko? Yung lived experiences, ginawa ko lang pong phenomenology. So basically po, kung yan ang title mo, I would suppose na yun po ang research design na nire-recommend sa'yo ng title mo. They approve that one. Or kung hindi man nila nire-recommend dyan, kung yan ang sinulat mo dyan, panindigan mo yan kasi that falls under pena po. Anyway, that is title lang naman. Pwede mo sabihin, sir, title lang, pwede lang naman baguhin. Pero kung re-review nyo po yung paper ko, hindi po talaga siya na nagpo-fall sa ganoon. Merong other research design po for that. Thank you po, ma'am. Judith? Ah, opo. Judy, okay. Opo, opo. So, another question from Ma'am Christelle Pangilina. Sabi niya, implications of modular teaching for enhancing students' writing proficiency. I think this is the title of the study siguro. Good evening po. Yan din po ang working title ko and suggest na parallel na mixed. Sa Quali part po ba under case study ito or just want to know the implications of modular teaching from teachers? Usually po kapag nag-mix method tayo, hindi tayo gumagamit ng mga specific, kung mapapansin mo rin Sir TJ, no, kapag mix method ang ginagamit nila, hindi tayo napupunta doon sa mga specific research design talaga. Maaaring nandun lang po siya sa generic type ng qualitative research. Kaya nga minsan nga, hindi mo ma-determine mix method ba talaga siya o meron lang siyang follow-up question na parang pure quanti lang siya. Minsan sa dulo, meron lang siyang mga follow-up question. Nakala mo once na mayroong mga tanong na gano'n, nagiging mixed method na po siya. Pero kung inaprubahan po siya as mixed method, kung gano'n po yung title ng study ninyo, I think nasa generic type of qualitative research lang po siya. Hindi mo kasi masasabi na sa phase 1, peno ako, sa phase 2, mag-correlation ako or gano'n siya. Usually po sa mga mixed method. Yes po, Sir PJ. I think Dr. Richard, that's true, no? Dun sa ginawa natin na research na na-publish, it's not actually a pen or what, it's a basic qualitative research na na-publish natin about school immersion po, opo. Yeah, school immersion program. Okay. Yes po, opo. So, siguro we can entertain 2 to 3 questions more. They can speak, no? Kung gusto pa po natin, I think lumampas na tayo ng konti ng oras, pero napakasarap kasing mag-usap ang mga researchers, so continue lang. Pero siguro po we can entertain 3 more, one from the chat box, and for those who want to speak and open up their microphones, pwede po mas maganda. Yes po, opo. So Ma'am Janice Garces, sabi niya, sir, would you recommend using code or pseudonym for participants using Quali? Salamat. Ako po, wala po akong marerecommend doon. Depende po kung saan po kayo komportable. Sabi ko nga po, yung gumagamit ng mga code, sa limbawa, SP11A2T, bisan na nalilito sila sa ganon or parang yung iba, parang feeling na nagka-qualitative research ako, parang feeling ko nasa physics ako. Meron naman pong iba na komportable sila sa ganoon, mas madali, sasabihin mo lang, SP1, SP2, SP3, you're referring to participant number 1, participant number 2. Meron naman pong iba na mas komportable sila sa paggamit ng mga pseudonym. So depende po sa inyo yan, kung nasa proposal stage pa lang po kayo, lilito, kaya nga po magandang sa proposal stage, di ba sa proposal stage, meron na dun yung intro method ninyo, ilahad mo na po lahat ng plano mo dyan. Para once and for all, yung panel member, masagot po nila. Kung minsan kasi kahit gusto mo, kung hindi nire-recommend ng panel, ganoon po siya. Okay. So, kanina... Sir Philip, pwede po kaya nating tanungin si Ma'am Janice, saan siya mas komportable at bakit? Yeah. Sige, Ma'am Janice. You can open your mic, Ma'am Janice. Ma'am Jan, nandyan po kayo? Yes, sir. Hello po. So, kayo po ba, Ma'am Janice, saan po kayo komportable? Kasi hindi lang sa writing yan, pag kasing magpa-final defense ka, kapag dinidiscuss mo na yung findings mo, merong mga times na babanggitin mo na according to, sasabihin mo, according to SP1A, SPB, o kaya according to Maria, according to Jose. San po kayo komportable sa ganoon? Sir, siguro po yung sa code na lang. Sa code na lang po, kesa yung lalagyan mo po ng mga pseudonym. Yes. Bakit po, Ma'am Ja?
Kasi sir, yung collection of data, halimbawa po, PPT1. So, yung question number 1 and then yung question number 2, naka-ano po sila, naka-by table. Kaya mas alam ko po kung saan ko po sila ilalagay. Minsan kasi, sir, mahirapan ka rin maghanap ng pseudonym. And kung need pa palang magpaalam ka dun sa person na ganun yung pseudonym na ibibigay mo po sa kanya. At saka hindi lang po kasi basta pangalan na gusto mo, ikaw na researcher, i-connect mo rin yan sa mga studies. Sa study mo, ano yung, kasi basta alam favorite mo yung pangalan na Jose yung gagamitin mo. Hindi rin po, usually we connect sa mismong type of study yung mga pangalan. Okay po. Thank you po, Ma'am Janice. Thank you. So, mayroong question dito. Meron ding question dito sa Dr. Richard. From Ma'am Maika Pineda, ano po yung recommended platforms sa pag-interview online? Salamat po. Well, ano ba yung actually po isang malaking ano yan, no? Isang malaking issue yan because of the pandemic, kasi ideally sa qualitative research, gusto natin as much as possible sana ay face-to-face interview. Kasi sa qualitative research, we are not just interested sa words na lumalabas sa bibig ng mga participants natin. Di ba sa qualitative research po, sensya na po, mag-integrate lang po ako ng lecture. Sa qualitative research, meron tayong principle na tinatawag nilang all is data. Anong ibig sabihin ng all is data? All is data, that is a principle in qualitative research na sinasabi niya na lahat ng pwede mong marinig. Hindi lang yung kaya nga pag nag-audio record ka, ang magagawa lang noon yung words na sinabi niya. Pero yung kilos niyo, dapat pinag-aaralan mo rin yon. Ano ba yung behavior niya nung ginagawa mo yung interview? Ano ba yung environment? Maingay ba? Nasa palengke ba kayo? O kaya nasa ilalim ba kayo ng puno? Pati yun, ninonote mo kasi magiging part ng datos yun. Kaya nga, going back doon sa sinasabi mo regarding sa platform, ako technically, dahil hindi po ako sa ICT talaga, at I think isa pa rin discussion niya na pinag-uusapan ng mga researchers na yun. Kasi maliban sa question mo sa online platform, ma'am, sino kasi yun? Ma'am Maika, opo. Maliban yan sa question mo about online platform, isa pa kasing nire-resolve nila ngayon is paano ba talaga yung dahil wala tayong choice, di po ba mag-online tayo? Pero baka merong mga certain ethical considerations that we may have been violating because of the process. At saka merong quality, ang quote-unquote quality, yung qualitative data na baka hindi natin makuha in the process. I think isa pa rin po yan sa nire-resolve. So dahil hindi ko pa po talaga alam yung sagot doon sa kung ano ba yung online platform, siguro ang general ko lang sagot, any online platform that can secure the welfare of the participant, the privacy ng usapan ninyo, at isang online platform na makikita mo lahat, na kahit hindi kayo nagkikita personal, para rin kayong nagkita na makikita. Sabi ko nga, hindi lang words ang kinukuha mo sa Quali, kung hindi pati yung lahat ng kilos niya. Minsan kasi, ang lumalabas sa bibig ay iba sa nararamdaman. Hindi katulad sa quantitative research na pag pinasagot mo yan na kung strongly agree, disagree ba siya, magkiklik lang yan. Pag sumagot yan ng strongly agree, walang ibang kahulugan ng strongly agree kung hindi strongly agree. Pero sa qualitative research, napaka-challenging niya kasi kapag sumagot, alimbawa, tinanong mo siya, mahal mo ba ako? Ang sagot niya, mahal ka niya, pero nararamdaman mo na hindi ganoon ang gusto niyang sabihin. Pag tinanong mo siya kung mahal mo ba ako, ang sagot niya, mahal ka niya, pero nakikita mo sa mga mata niya na hindi. So yun yung mga parts na tinitingnan natin in qualitative data collection, na sabi ko nga, all is data. Lahat part ng environment tinitingnan mo yan. So for now po, siguro ang sagot ko doon, anything that can protect the welfare of the participant, that is one. Siguraduhin na mapoprotektahan ng confidentiality plus yung security ng online platform. And then, maliban dun sa security, syempre yung kakayahan din nun na makuha yung supposedly kukuhanin mo kung nag-face-to-face sana kayo. Yun po. Sana po nakatulong. So another, I think it's connected to the first question, no? Which is like the recognition question ni Ma'am Bara. So sabi niya nga, how can we collect data since it's pandemic?
And how can we know the respondents' feelings sa mga topics that involves qualitative research? So, siguro you can enlighten more on that. Opo, Ma'am Mambara from Mindanao State University. So, siguro po malaking role dyan sa part na yan ay yung regional office ninyo din. Alamin din kung ano yung mga guidelines. Ang main concern kasi dyan sa paraan ng data collection ay yung sa ethics part. Kung sa MSU po, kung meron po kayong sariling ethics board, isa rin ito sa kailangang resolbahin ngayon, lalo na for qualitative research na yun nga, paano ngayon ang data collection, ano ba yung karapat dapat, ano ba yung adjustment. Kasi sa Quanti, so far, dati naman, ginagawa naman talaga natin yung ano eh, ginagawa naman natin talaga natin yung nagpapa-answer tayo sa mga Google Forms, sa mga Google Sheets, ganoon. Pero for Quali talaga, as much as possible, we would like to see in flesh yung kausap natin. At may mga ethics talaga na kailangan i-consider. So, I recommend po na definitely the answer would be online. Pero tingnan din po natin ang recommendations ng ethics board natin. Okay. So, I think no more questions. Pero pa po bang pahabol? So, meron pa po, sir. Meron pa daw. Isa pa daw. Dr. Richard, we joined that, sir. Opo. Pwede pa po. Yes po, sir. Mina, opo. Sige po. Actually, hindi po ito question, clarification lang po. Ako po yung nagtanong kanina about phenomenology and grounded theory. Kasi in our university po, we are required to specify what kind of research design under qualitative po yung gagamitin namin. Eh, hindi since nasabi niyo po na... Sir, lahat po talaga. Kailangan specify po yung research design. Opo. Eh, since nasabi niyo po kanina na yung sa in your expertise po, nasabi niyo po kanina na yung title ko will fall under basic qualitative design. So, pwede po kaya siyang narrative? Narrative, ganun po, narrative research design. Ano siya? Sir, nasa anong stage na ba yan? Nasa proposal stage ka na ba? Ano lang po po ako, hindi pa po, mag-concept paper pa lang po ako. I'm readying myself for title defense. Opo. Kung ako, sir, mas iano mo siya sa, mailinya mo siya sa basic qualitative research or na ano. Supportahan mo na lang ng mga authors. Meron tayong mga, sir, PJ, sino kasi yung mga author natin sa basic quality? Yung pareho apelido nila. Meron tayong ganun. Si Creswell. Creswell. Alamin mo yung mga author kasi baka questionin ka naman ng panel mo. May, is there such a thing as basic qualitative research? Sa Quali kasi, for as long as you can support with authors, pwede naman. Mm-hmm. Ngayon, kung medyo hindi sila okay doon, mag-away sila ng author. Eh, author ang sinasayo. Pero syempre, sir, kahit ano pa man po yung naituro natin dito, sabi ko nga, you try to assert, halimbawa, according po sa ganitong authors, I can use basic qualitative research sa study ko. Pero syempre, at the end, sila pa rin ang masusunod doon. But you have to assert. Para, sabi ko nga kanina, wag lang din noted ng noted. If you can justify why you've thank you po, sir. Opo. Sige po, thank you po, sir. Pad lang, Dr. Richard, actually, merong isa akong na-encounter. Descriptive qualitative research design. So, basically, descriptive lang siya. I think it's supported by Sandelwolski and Lambert. Opo. Pero yun nga, hindi siya kasi under particular qualitative design. Pwede rin niyang gamitin yun as basis if in pursuing that study. Okay. So I think another one ko. Yes po. Sige po, sir. Kayo na. So yeah, we can have another one question dito. From Ma'am Rosalyn Herrera, is it phenomenology if to make a study about experiences of teachers in teaching using blended learning during this pandemic? Alagay ko po, pwede siyang mag-fall dyan. Kung mapapatunayan yun na, syempre, wala namang question na yung experience na yan ay sana something temporal lang yan na darating ang araw magiging ordinary na lang din yan. And I think Ma'am Rosalyn sa Pampanga High School, no? Sige, qualitative research naman yan, ma'am, wag quali yan. Pag pina-check yan sa division office, baka pwede rin ipasilip sa akin ni Mama Donna yan. Sige, madali lang i-aprobahan niya ng PENO. I think it falls naman under PENO. Thank you, sir. Sige. So, I think
Meron pa po ba? Pahabol pa? For the last one? Baka hindi po kayo makatulog or you can reserve your questions sir, to the host. Silang, kung meron pong ekstrang katanungan at meron naman po tayong marami-rami pa naman po tayong time sa hindi po ngayon, no? Pwede po silang mag-chat doon sa page natin. At kung may time po tayo ay bibigyan po natin ng time. Sorry po, bibigyan po natin ng time na sasagutin din po yung mga katanungan po nila. Sir PJ, pwede ba tayong mag-picture ng ano, mag-request ng nakaon sila? Yeah, sige po. So can we request everyone to please open your cameras for our ano, for our picture taking? Doc Richard, ikaw ba yung mag-click? Opo, magpi-print screen na lang po ako. Paki-show na lang po. Paki-open ko na. Tatanggalin kasi ano po, anong tawag ba dito? Dalawang ano sila? Dalawang, hindi ko alam. Yung way one and two, ganun. Sige po. Yeah. Okay, print screen. Ma'am Janice, pakita mo na po face mo. Huwag ka na mahiya. Ma'am Ja. Okay, and then lalagay ko po sa ating... Wait lang po ha. Sir TJ, ayaw lumitaw ng aking ano, ng aking paint. Pwede mong pag-print screen mo na lang. sorry. Okay. So let's try it again. 1, 2, 3. Okay. Okay, and then isa pa po. Okay, another one. Second page. First page lang yung kanina. First, second page. Isa pa po. 1, 2, 3. And second page. 1, 2, 3. Okay, thank you po. Thank you po. Bukas po ulit, quantitative research po tayo bukas. Okay, so once again, thank you very much po for attending this webinar and we'll see each other tomorrow for another venture of research. So sabi nga po nila, research is life and research is really a beautiful journey. So let's all journey together as we live by our research principles. Thank you very much. Good night po and have a good night's sleep to everybody. And see you tomorrow po. See you tomorrow. See you tomorrow. Thank you po. Thank you po. Sir PJ, thank you. Thank you, Dr. Richard. End ko na po ha.